oras of cyberspace. Nandito na naman tayo sa bagong episode ng Dogbrok Radio, yung podcast series ko dito sa Dogbrok TV, na mapapakinggan nyo rin sa Spotify, Anchor FM, Apple Music, iTunes, Google Podcasts, at sa lahat ng podcast streaming platforms worldwide. I do this podcast to, you know, have deep conversations with creatives, artists, entrepreneurs, and professionals. At sobrang saya ko ngayong araw na to on a Tuesday evening dahil kasama ko yung isang tropa na masasabi kong sobrang sipag at nakita ko yung kagutuman at yung talent nung nagsisimula. Sobrang blessed na itong taong to at blessing din to sa marami, man. With more than 500,000 subscribers on YouTube and almost 400,000 monthly listeners on Spotify. Ladies and gentlemen, Cyberspace. Kasama ko ngayon si Kiyo. Hey, you know what it is? Hello, kamusta? Kamusta yung may mga nanonood? Kamusta kayo, guys? Okay lang ba kayo? Same yeah. Lang kayo dyan, ha? Hey, ganda sana magiging kayo. Tol, long time. No see. Long time. Kamusta buhay? Lako, wala. Laro lang ako ng laro sa bahay, man. Oo nga, nakita ko yung gaming streaming, game streaming contents. Yes. Solid. Kumuha akong bago eh. Oo. Meron kang pang gaming lang talaga. So yun yung pinagkakabala mo lately? Oo, kasi kapag wala akong ginagawa, naglalaro lang ako. So kapag naglalaro ako, stream ko na lang. Oo, then. Kasi before... Gusto ko rin ganun eh. Gusto ko rin talaga mag-ganun talaga dati pa. Gamer ka talaga? Oo. Simula pa dati. Mga family computer pa kami kasi mama ko galing Japan eh. Okay. So mga console na galing doon. Oo, mga Sega. Diba? Yung mga binabaril mo pa yung mga ibon. Oo, mismo. Nabutan ko pa yun. Yan. Mga ganun. Nabutan ko kasi PS5 na eh. Tito Kiyo. Ganun pala, no? Lumabas. Hindi. Hindi, totoo rin kasi kahit naman sabihin mong ano, advanced kasi talaga yung Japan sa ganung technology eh. So, ngayon, during the pandemic, dahil walang music events, walang musical events, walang gigs, nasa isang place ka and all you do is stream and make music pa din. Stream, make music pa rin, nagpaplano ng mga shoot kasi di makapag-shoot dahil nasa pandemic eh. So, nag-write down na lang kami, nag-sketch na lang kami ng mga shoot namin para after, may chance. Oo. Pag pwede na. Tayo. Ng mga music video, mga project. At least plano pa din. Oo, plano pa rin. Tsaka may mga iba-iba rin plano na ano, na sasabay na lang din. Ang galing, no? Kasi nagamit nyo yung time para mas maging productive. Mm-mm. Kasi dati wala nang ano eh. Parang ano na dati, hindi mo na na-check yung tatakboy ng next 2 months mo. Kung ano na lang yung dumating, may gig kami sa Saturday. Mm-hmm. Kailangan ko mag-record nga itong Wednesday. Deadline. Oo. Na, eh. So okay din siya no for artists like you. Oh, okay din siya kasi syempre nagkaroon ako ng time para magkulong and mag ano sa sarili, 'di ba? Parang time to isolate muna. Parang Napagod kasi ako sa attention ng marami, parang ganun. So good time to rejuvenate din, parang ganun ba. Parang ano ka nag-reset. Reset. Hindi naman napagod sa attention. What do you mean? What you mean to say is parang yung parang puro show. Oo, yun ba? May at maya may gig. Oo, madami. Pero ang galing, no? Kasi galing. You appreciate your fans a lot din talaga. Tama. Sobrang mahal mo talaga sila. Di ako tumatanggi sa picture, man. Oo, yun. That's the one thing that I appreciate about you. Kasi kahit pagod ka na, alam ko kahit pagod ka na, wala ka ng boses. Pagka may fan, na-appreciate mo yung gesture nila. Nabibigyan mo pa rin ng pagkakataon mag-picture, makipag-usap, makipag-kwento, kahit hirap pagod ka na. Safe lang yun. Pero syempre yun nga, nakaka-burnout din yung ganun tol kasi hindi rin maganda yung lifestyle na puyat. Tapos hassle buong maghapon, tapos tugtog na naman, tapos may alak, di ba? Ulit-ulit. For weeks, no? Nakakapagod din siya. Kaya nung nag-pandemic, wala na event, so pahinga. Time for ano? Talaga yung pahinga. Word na pahinga talaga. Solid. Nasan ka nung mga first part ng pandemic? Nasa Manila pa ako. Nasa Navotas ako. Okay. So, syempre, medyo kinakabahan, panic pa kasi, alam mo yun, yung parang nakakatakot na ewan. Oo. Tapos nasa mismong center pa kayo. So, nakakatakot siya medyo. And yun, parang nag-record din ako.
Pero parang hindi ko siya feel kasi hindi ako nagtatrabaho sa bahay ngayon eh. Parang hindi ako sanay na magtrabaho sa bahay. So nakatunga nga lang ako dun sa bahay. Sa nabotas din. Kasi pag gumagawa ako ng mga project, gusto ko nasa vacation ako, parang ganun, malayo. Para, alam mo yun, parang crazy. Naka-zone ka? Oo, parang zone ka. And then? And sa bahay kasi masyado kasing comfort eh. So parang gusto ko lang mahiga. Wala akong motivation para gumawa, ganun. Okay. So, yun lang naman mga pinagkaabalaan ko. So, more time din with family din. Nagkusap-usap kami ni mama, parang ganun. Ano, catch up, no? Catch up. And then, na-review mo rin lahat ng content mo. Oo, na-review ko lahat. Yung mga things about you. Nakita mo na, na dati fast-paced na yung life, eh. Sobrang bilis ng oras sa Manila. Dati. Sobra. Grabe. Lalo nung may events. Oo, lalo na nung may events. Tapos uwi ka, alas 5, no? Depende pa, no? Depende saan pa. Saan pagaling. Minsan kung saan saan ano makakatulog. Okay. And then, paano ka nakapunta sa province ngayon? Hindi naman malayong province, ha? Malapit na province lang. Pero wala siya sa Metro Manila. Binenta kasi yung inuupahan namin. Okay. Binibenta. So, parang oras na maghanap ng bagong pagstayan. Oo. And yung mas maigi, yung parang work, ano na rin. Parang feels like at work ka. Okay. Kapag nandun ka sa lugar na yun. Mm-hmm. So, nakahanap ako ng lugar na yun. So, dun ako na nilipat yung studio ko. Okay. Pang gaming, yung pang record. Oo. Pati pang, yung pang shoot namin. Okay. Dinala na namin lahat dun. So, parang workspace talaga yung nilipatan namin yun. Pero nandiyan pa naman yung bahay namin sa Nabotas. Pero may nakabili na. Okay. So, preparing na lang talaga kami to, ano. Totally move in. Oo, totally move in. Pero you like it now? Dun sa nilipatan? Maganda na siya pero hanap pa kami. Kasi parang maghahanap na ako ng bahay talaga na ano eh, na parang rent to own ko na eh. Okay. So, ano na, family house na talaga? Oo, talagang for settling na talaga. Okay. Ano talaga. Oo. Andun doon ka na sa phase na mag-invest ka na sa property, ah. Oo nga eh. Parang nakakatakot eh. Nakakatakot, pero at the same time, you know that you're a man. Oo nga, tama. You're a man now because you start to invest in yourself, in your family. Tsaka, that's what I appreciate about you rin. Tsaka as long na bata pa, mas okay na alam mo na yun. Yung paano yung takbo ng ganito. Oo. Kung may bills man, di ba? Mas okay na rin. Mas safe na rin. Ako, sabi nila, wag ka daw mag-risk ng hindi calculated. Pero sa akin naman, kung for safety or investment, or this is something tangible that you can use in case of emergency, which is property. Alam mo yon, hindi luho, hindi grillo, or... Ito, talaga ganito, real things. Estate. Yeah, real estate. If you invest in it, one way or another, if you need money, you can flip it into money. Pero safe siya dun. Kaysa yung bayad ka ng upa. Pag bayad mo today, bukas, utang na naman yun, man. Bayad ulit. Ano, bagong buwan, di ba? Parang binabayaran mo yung time. Eh, pero pag sarili mo, nag-grow lang siya yung galing mo para maisip mo yun. Sobrang solid. Gusto ko nga mag-ano ng lupa lang eh, tapos papaparking ang walang eh. Oh, business mo, lupa lang, no? Diba? Hindi na apartment kasi papatayo mo pa, hassle yun. Oo, parking space ka lang. Parking space ka lang. 1.5 per kotse per month, no? Ilang kotse nando doon? Siguro 4, pwede na. Oh. Diba, 6. Magkano na yun? Mga ganong space na kung saan-saan lang, di ba? Kung biglang binibenta. Gabang ako sa mga ganon. Ando doon ka na. Kamusta yung music mo? Music ko? Oo. Hindi ko rin alam, tol. Oo. Sa totoo lang, ginagawa ko na yung album ko ng almost 3 years. Pero parang, alam mo yun, hindi mo pa siya mahanap yung eksakto. Nakukulangan ako eh. At parang nahanap ko na, pero parang feeling ko hindi pa rin yun. So nahihirapan ako. Ang galing, kasi ikaw yung tipong artist na pag may ihahain ka, alam mong ikaw yun 100%. Alam mong 100% ko yan. Yan yung lahat ng gusto ko. Oh, man. Hindi half-ass. Seryoso ako sa mga nire-release ko. So, kung nakikita ng mga tao na ano, na konti lang yung nire-release ko kasi sobrang selan ko sa projects. Oo. Iba-iba, I mean, no disrespect with others who put out a lot. Mm-hmm. But ikaw, gusto mo, ganun ka. As an artist. Kasi may kilala kong pintor. Painting siya, araw-araw meron siyang release. Pero yung sila Ben Cab, sila, yung itong mga magagaling na painters, bihira lang sila maglabas ng collection. Bihira lang sila mag-exhibit.
Pero, alam mo yun, ano rin, kanya-kanya, pero parehas naman maganda. Parehas may nakaka-appreciate, parehas may hindi nakaka-appreciate. Same with music. May hinahanap ako ng fulfillment kada project. Okay. Oo. So, kaya, hindi lang siya basta ilabas lang. Oo, hindi lang siya basta, hindi lang siya basta kanta lang. Oo. Parang, talagang, I put myself in the work. Parang ganun talaga. Ang galing. I appreciate that. Oh, speaking of music, Kiyo, paano ka nag-start sa music? Kasi nakita ko, YouTube mo, 9 years ago, may content ka na. Ang dami ng taong naka-forget ng password nila. Ikaw, 9 years ago, yung pa rin YouTube mo. May kilala nga ako, 6 na yung YouTube account niya eh. Wala, gagawa na naman yata siya sa susunod. Pero ikaw, na-maintain mo yun. Oo, na-maintain yun. Paano? Paano mo siya sinimulan? Paano? Ang galing. Isang Gmail lang, tapos parang na-realize ko na importante yung Gmail talaga. So, parang Yahoo, parang ganun. Di ba ito bibitawan yun? So, yung mga old, pati Facebook ko, old account na rin yun eh. So, hawak ko pa rin sila hanggang ngayon. Pero yung mga content na nire-release ko nun, parang, mga ano, parang nanonood ka ba ng Smosh? Mga ganun dati. Paano Smosh? Yung mga parang, paano ko ba sila describe? Parang mga video content sa YouTube na, na parang comedy, ganun. Okay, oo. May ilalagay mong Pokemon, parang kumari Pokemon in real life, ganun. Ah, oo, oo. Kasi naengganyo ako sa pag-edit ng videos nun. Okay. Kaya gusto ko mag-edit, mag-post sa YouTube na sarili kong content agad nun. Tapos that time, yun yung content mo kasi yun yung reality mo. Oo, yun yung mga uso na napapanood ko nun. Yung mga food battle, galing nga sa Smosh. Iba-iba rin eh, sila PewDiePie nandun na rin nun eh. So, nag-transition na rin yung mga ganong content creator into gaming, into podcast, di ba? Into music, pero dati ganun. Tsaka yung mga lyrics video. Uso yun nun. Okay. Mga lyrics video nun. Ganun yung mga type of content na ginagawa mo. Ganun. Kaya may account ako nung 2009 pa, 2012, ganun. Oo. Sobrang tagal na. Oo, tagal. 2011 na. Ata, may account ka na. Oo, yun. Tapos ngayon, you've grown your market through music as well. Mm-hmm. Pero, nagtanim ka na dati pa. College, during college with, because you went to the same school with BJ, di ba? UE. You've been doing content na, di ba? May mga ano ka na nun, may mga vlogs as a student. Mm. Project yun eh. Okay. Doon ako sinuwerte. Doon ako, pang. May project kayo na vlog? Oo, may project kami na vlog. Video content, okay. And then? Ang hassle ko nun talaga dati, mag-edit ng mga short film ng mga klasiko kapag may project. Okay. Ano course nyo? Mascom. Kaya? Oo. Okay. Kasi mula pa dati, talagang hilig ko talaga mag-edit. So kapag may project na video, ako na yan. Ako na edit. Naalala ko. Nasa out of town kami, Baguio tsaka La Union, lagi siya may dalang sarili niyang camera. Wala lang, kuha lang siya ng kuha. Hindi ko alam ang gagawin niya. Nag-e-edit ka kasi pala. Okay, and then? Tsaka doon talaga ako nagsimula din sa shooting. Oo, and then sa school? And yung sa school, yung vlog. Sa vlog, ayun na, yung sa project. So sabi ko, di ba, nag-e-edit na ako dati. Dito na may chance na ako para mag all out. Kasi parang ito lang yung project na sumakto sa mga gusto ko gawin. Oo, ginagawa ko na to sa iba eh. Oo, diba? Tapos ito ngayon ako bida. Oo, diba? Tama. Kasi lagi ako nasa likod ng camera eh. Oo, din. Diba? Parang ganun. So yun, nag-vlog ako. And naisipan ko bigla mag-rap dun sa vlog na yun. Okay. Na feeling ko medyo madalang dati. Pero ginagawa mo na siya? Feeling ko, parang ako pa lang yung gumawa na ano, na medyo nag-viral ng onte. Parang ganun. Na rap? Dito, oo. Nang may music na vlog. Oo. Parang ganun. Oo, din. Yung parang may connection yung lyrics ng kanta dun sa mismong vlog. Sa mismong content. Pero trip-trip lang naman yun. Oo. I mean, hindi mo siya planado. Oo. Parang art form lang siya for you. Student idea. Kaling! Parang ganun lang. And then, sige. And then, doon ko na tinuloy na, parang nag-boom yun, yung vlog na yun. Oo, nilapatan ko yun. Tapos parang nagustuhan talaga nila yung rap part kasi yung nag-rap ako tungkol sa shawarma and ganun. Oo, sa school. Yun. So, ayun, kumalat yun. Tapos, nag-rap ka tungkol sa shawarma. Yeah. I remember that. Tapos, nung nag-viral siya, piniem ko na lahat ng mga idol kong vlogger agad. Marketing na agad. Marketing na. Mascom eh. Galing. Sinend ko kay kanina sabi ko, boss, panoorin mo to boss, ito po, parang entry ba kahit wala namang nagpapa-audition. So yun, doon ko sinend kila Eman, Roger Racker, yung iba, sinend ko sa kanila. Natatawa ka ako.
kasi nakita ko pa yung ano. Idol mo lang silang vlogger. Oh, pero dahil nag-pop yung vlog mo sa school, a university project, sinend mo na agad sa papi na pinapanood mo. Mali mo, ito na yun eh. Tsaka mga pinapanood ko talaga sila dati pa. Oo din. Kasi diba, before music, filming talaga. Oo naman, oo naman. Tsaka yun din yung course mo. It resonates to your, to your, ano, to your school, okay? To your schooling. Pero, Kiyo, tanongin ko lang. Did you ever imagine that after 9 years, magiging malaking, I mean, you have 500,000. That's not easy, man. That's 500,000 sa America, yung mga artist doon, ma-100K sila, popin na sila doon, man, ang kakapal na ng gold chains. I mean, dito kasi, ang dami nating numbers din talaga in the Philippines, pero 500,000 is not easy to get. And you have more than that. Na-imagine mo ba na... Kahit ako, nagulat ako. Yeah? Na nangyayari yun, tapos sobrang dalang ko pa mag-upload. Because, pero you're enjoying lang din talaga. Oo, nag-enjoy lang ako. Nag-go with the flow ako. Wala akong inahabol ng oras. Parang ganun. Pero, grateful ako sobra. Kasi parang, may rason ako para mag-ano eh, magsipag palalo eh. Oo, kasi may nag-aabang. Kasi may nag-aabang. No pressure, pero, eto na yun eh. Oo. Gusto ko nang pakita sa mundo yung ano eh, kung ano yung naisip ko. Kasi hindi lang ako hanggang music eh. Oo din. Oo, so marami pa akong plano na iba. So, chance ko na to. Kaya, ayun. Nakamotivate siya yung numbers na yun. Inaalagaan mo rin sila. Inaalagaan ko rin sila. Inaalagaan mo yung branding image mo na hindi sila bumitaw. Oo. Tsaka nagiging totoo lang talaga ako. Yun din eh. Yun din. Kaya rin, alam mo yung artist na ano, don't get me wrong ha, sa mga makakapakinig din or nanonood. May mga artist na they don't show their real life or yung tunay nilang sarili. To the point na naniniwala na sila araw-araw sinungaling. Tapos hirap silang ilabas yung karakter na totoong sila. Kapag may nag-leak na totoong sila, ang hirap mag-gets ng tao. Kasi parang lalabas naman, niluloko mo tao. Oo, di ba? Ikaw wala, kikita na nag-enjoy ka lang, yung kulit mo. Tsaka, dali lang naman. Ang dali lang naman makisama, di ba? So yung energy na yun, ang sarap i-share sa ibang tao. Na hindi ka negative na tao, hindi ka mabigat kasama. Tsaka auto-connect yun eh, kapag ano eh, kapag good vibes ka lang eh. Auto-connect. Okay yun. Pag good vibes ka ba, auto-connect ka sa mga good vibes din? Hindi, di ba? Totoo diba? Yun. Oh, auto-connect ka talaga. Kasi kung mas, ako rin eh. Tsaka may kilala ako, alam ko maraming kayo, pag ayaw nila ng negative na tao, sila na lumalayo. Matik na agad. Pero kung gusto mo yung energy niyan, auto-connect, tama. Auto-connect ka. Auto-connect. Di ba? Maging totoo ka lang. Basta totoo ka lang. Auto-connect ka sa totoo din. Nafi-filter mo yung peke eh. Ang nagbabalance lang naman dyan, respect eh. Di ba? Oo. Oo din. Di ba? Totoo. Safe. Oo nga, kasi... Kung good vibes ka, alam mo yung... Rumespeto, level. Levels na yun, safe ka na. Kaya mo sa wala, kaya mo makipag-usap sa meron, kaya mo makipag-usap sa sobrang yaman. Parehas, pantay, mutual, kasi may respect. Alam mo agad yun. Ina, galing nun ah! Galing nun ah! Oo din. Tweet niyo si Kiyo. I-tweet niyo si Kiyo. Ka-tweet-tweet mo yun? Oo, ka-tweet-tweet yun. Di ba? Auto-connect. Kiyo, 2020. Patapos ng 2020, umabol ka pa ng auto-connect, tol. Di ba? Hindi, solid din, tol. Kasi, okay. So, totoo ka lang, binild up mo lang yung ano mo, yung sarili mo hanggang sa music as nakakuha ka ng ito. Paano ka napunta sa artist name na Kiyo? Paano ka nagsimula naman? Nagsimula ulit. Oo. As Kiyo. Kasi yung mga vlogs mo, iba pa yung name mo. Oo. Tama? Oo. Ano yung name mo doon? Ko pa mismo, Yuki. Yuki. Oo. So, binaliktad ko lang yung ano, yung pangalan ko. Ikoy, ginawa ko lang O. Tapos, yun na, Kiyo. Binalibaliktad mo lang. Sa'yo, doon pa rin ang galing. Yuki, Kiyo, parang ganun. Okay. Binaliktad ko Kiyo. Lang talaga. Kasi Yuki Hiro. Oo. Ang galing. Tsaka ano, yun nga, dalawang syllable lang. Kiyo. Catchy pa. Bilis tanda. Mismo, catchy. Bilis tandaan. Auto-connect agad. Sino kumunta niyan? Si Kiyo. Di ba? Galing! Kiyo, ikaw lang nag-isip nun? Simple lang. May iba ka pang rap name? Lil Rubio. Lil Rubio. Yun ang pinakaunang rap name mo. Talaga. Which is, yun yung surname mo? Oo, Rubio.
Lil Rubio. Lil Rubio. Pinangalan sa akin ng pinsan ko na nagra-rap. Siya yung nagturo sa akin mag-rap. Wow, pinsan mo. Shoutouts to that cousin. Kapatas. Ah, Northside Assassin Record, shoutout sa inyo dyan. Yeah, shoutout sa North... Kasi nga, nagbabakasyon ako. Oo. Sa Tondo ko lagi nagbabakasyon. Oo. So, yun... Grabe isang... bakasyon mo, Tondo ah. Hindi, kasi... Ano ako, taga Nabotas ako eh. Siyempre, as bata, malayo na yun. Ay, Oden. North diba? Ka eh. North ka, ta central yun eh. Oo, di ba? Tapos, pag-vacation talaga, gusto ko doon kasi may studio yung pinsan ko doon. Kapatas. Mm. Tapos, kaklase niya si Smaglas. Wow! Oo. So, si Smaglas lagi nandun. Oo. Bata ka pa noon? Oo. Sabi ko, pinapanood ko lang sila. Eh, sound trip ko noon. 187 Mavs. Oo, tama. First one. Oo, tama. Siyempre, nainganyo ko. Si Smuggler's yun eh, di ba? Siyempre. Tapos tuturuan, natututo ako kakakinig sa kanila. So doon na nagsimula yung interest ko sa music. Every time na nagbabakasyon ka, rapper na yung nakakasama mo. Dahil may pinsan ka na may studio, tapos yung nagra-rap doon si Smug. Oo, man. Kaklase sila. Lakas! Kaklase sila. Okay. Nagsisimula-simula pa lang din si Smug noon. Nag-aaral pa siya noon eh. Meron na siyang pangalan noon. Oh, sa underground. O, nag-flip-top na siya noon. Nag-flip-top na siya. Wow. Oo din. Oo nga. Anong year ba 'yon? Ang flip-top niya nasa 20 ang flip-top nag-start 2009 2010. Hindi ko na kasi maalala, pero ang pinaka-latest song niya noon ni Smug noon ng mga era na 'yon, yung nauna na ako. Nauna. Mga ganung era na. Ilan taon ka ngayon? 21. Oh, alam niyo na kung bakit. Oo nga. Alam na namin yung panahon na 'yon. Sa 2020 21 si Kiyo. Lakas. Yun yung ano mo, yun yung nagmulat sa'yo para magkaroon ka ng interest sa music. Oo. Tapos, OG ka agad. Oo, yun, parang nakikinig lang ako sa kanila kasi syempre lumalapat sila lagi. Oo. Freestyle sila. Nakikinig lang ako sa kanila. So, parang unconsciously natututunan ko yung sukat. Kung nasa dulo, mga ganun. Mga kaya basic. Yung mga kanta mo ngayon, sukat na sukat, kahit walang chorus. Mm. I mean, pati yung pagsisilabol mo sa ano. Pagsisilabol mo sa lyrics. Oo. Parang may tamang may tawag dun eh. Oh, basta yung metro. Eh. Yung metro. Yun, nakuha mo yung metro. Doon pa lang. Yes, eh, di ba fast speed rappers yan eh? Oh, yun din. Pinapakinggan ko rin sila Tech N9ne, mga kasabayan nila. Mga speed rappers pa kasi uso nun eh. Oo. Yun pa yung style. So, ikaw, nagawa mo siyang mas simple nang hindi mabilis. Nang ganun pa rin yung dating. Tsaka puro love song din sila dun. Oo, mismo. Kasi yun nga yung dati eh. Yun yung dati, yun yung bumabalanse sa, bago yung panahon na yun, puro galit yung rappers eh. Diba? Tapos biglang puro labsungan. Pero meron din silang mga bitaw na ano. Pumasok siguro yung R&B nun, siguro sa Pinas. Mga ganun. Yung mga, may R&B hip-hop na. Mismo. Mga lum- so yan yung influences mo. And then, okay, sige, fast forward tayo. Na-discover ka na, naging Kiyo ka na. Ayun. And then naglabas ka na naglabas ng music, diba? Paano yung feeling na nung naging Kiyo ka na, tapos unang music mo as Kiyo, tapos pop pa rin after rebranding or ano? Yung, okay, gets. Yung una kong nirelease na kanta. Oo, as Kiyo. Not Even Her. Oo, Not Even Her, yeah. Ayun yung kanta na nirelease ko as seryoso na Kiyo. Mm-hmm. Tapos, nagulat ako na nag-boom siya. Mm-hmm. And, siguro, yun yung sinimulan ko na dun. Doon may rediretso na ako. Parang ginawa kong schedule na maglabas ng kanta every month. Mm-hmm. Na parang... Challenge mo yung sarili mo. Abangan nila every month ganito. Gantong date may lalabas ako. Parang ganun. Tapos, natuwa ko kasi yung unang release ko talaga seryoso na ano, parang na-appreciate nila. And may numbers na rin talaga yung shares. Ganun. So, nakakasipag pa. Oh, kasi dati hindi naman yung numbers, hindi naman bayad agad yun dati. Oo, di ba? Talagang kahit 50 to 100 na ano, nakakatuwa na eh. Oo. Kasi... Tapos, yun pa, may K-shares, K-likes, diba? Nakakatuwa siya, nakakagana pa siya gumawa ng mga susunod. Kaya rin naka-auto-connect yung fanbase mo sa'yo kasi alam nila na appreciate mo sila. Yun. Hindi, totoo. Totoo nga. Tol, alam mo ang lakas mo sa Twitter. Oo nga. Kahit wala akong Twitter. Kahit umubo ka sa Twitter. Thank you guys. Kahit umubo ka sa Twitter, ang daming retweet eh. Salamat sa inyo lahat. that's the loyal fan base that you built and I respect you for that. It's not easy to get. Oo nga. Pero tama ka, babalik tayo dun sa sinabi mo. Kaya nakakasipag at kaya mo ginagalingan on each and every content that you put out.
kasi gusto mo deserve nila yung inaantay nila. Mabigay mo rin yung deserve nila. Malagay mo yung sarili mo sa project na yung 100%. Oo, tama, tama. I respect saka, that. Alam mo yun, masarap sa pakiramdam eh kapag na, natapos mo yun eh. Yung gagawin mo ng buong puso mo tapos pag natapos mo, sarap sa feeling nun. Fulfillment. Ibang klaseng fulfillment. Kasi may goal talaga kami na iangat yung match, ano, yung quality na, ano, yung habol na sa ibang bansa. Na may hinahabol kami yung ganung goal. Actually, ano rin kasi, it plays a lot of factor, the quality of the content. Kahit gaano kalaganda rin yung laman yan, but yung listening experience, di ba, yung visual experience, very entertaining. Kasi kung, alam mo yun, nagre-resonate dapat yung video dun sa audio. Dikit sila dapat. Oo, dikit sila eh. Kapag gumagawa akong kanta, may kulay. Oo, exactly. Ganun. It resonates because you love to edit videos and now you're into music. Kaya pag grabe yung music video nyo, yung may mga animation. Layers. Diba? Grabe. Grabe yung animation and shit, diba? Parang yung layers. Kasi gusto mo siya yung kwento mo, maisa buhay mo yun, na mapapanood eh. Tsaka parang nakakatuwa na sa kamay mo lang, marami ka na magagawa eh. Kaya ako rin nag-edit ang mga music video ko. Fuck. So, kami na lang din mga magtotropa. Galing! Wala na lumalabas, wala na pumapasok. So, lahat ng kailangan nasa loob na kapag di marunong tuturuan, ganun kami. Ang galing nun, guys. Kung meron kang nakakasama ngayon, turuan mo siya ng bagay na kailangan niyang gawin para ma-achieve niyo yung gusto niyong ma-achieve. Yeah. Ano, lahat kayo, yaman kayo lahat, di ba? Diba? Sino pinakamagaling magganto? Sino pinakamagaling magganto? Bubuoyin, team. Team kayo. Team. Diba, pag nakarating ka dun, kasama mo yung team mo na sa pinakamagaling dun, na connect mo. Tsaka lahat kayo, iba-iba field, di ba? Oo, pero lahat kayo creative eh. Yes. Pag may perspective siyang, Kiyo, ano, parang mas maganda ganito. Ikaw naman, open mind ka to take other people's perspective into consideration. Sobrang galing. Connect. Auto-connect. Kiyo 2020. Pag-usapan natin yung iba pa mamaya after this break. Let's go. What's up, Cyberspace? Maraming salamat sa panonood dito sa Dog Brock Radio. Sana nag-enjoy kayo at sana nakapulot kayo ng mga aral at values as much as I did nung ginawa ko yung interviews na to. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please do subscribe in this YouTube channel, Dog Brock TV. At mapapakinggan nyo lahat ng episodes ng podcast ko sa Anchor, sa Spotify, Google Podcast, at lahat ng podcast and music digital streaming platforms around the globe. Maraming salamat again at balik na tayo sa episode. Okay, so nandoon na tayo nasa, nung paano ka nag-start? Paano mo na-discover yung talent mo? Paano ka napunta into... Paano ka nagkaroon ng... paano ba to? Paano ka nagkaroon ng hilig sa music? Dahil nga dun sa mga vacations mo, dun sa cousin. Tapos, napag-usapan na rin natin yung tagal mo sa YouTube, first content mo, college mo. And then fast forward, andito ka na. Pandemic. You are building your own team. Nasabi mo nga, lahat ng kailangan nandito dito na, wala nang kukunin sa labas. Kung sino hindi marunong na nasa loob, tuturuan. So ikaw, bilang ikaw, paano mo binuo yun? Paano mo kinuha yung mga taong nandoon sa loob ng team mo ngayon? Paano ko masasabi? May first impression kasi na, di ba, tinatawag sila amin. So kapag nakasama ko yung tao for the first time, tapos, connect. Auto-connect. Yun pa rin eh. Doon pa rin ako babagsak sa word na yun eh. Alam mo yun, kapag vibe ka, man, parang, syempre, magkwekentuhan kayo. Diba? Mga tropa. Anong gusto nyo gawin? Kapag may same vision kayo, nakaka-excite lalo. So, yung band nyo lalo, nagdidikit, man. So, in that, parang, kapag, nag-hangout lang kayo ng maraming beses, malalaman mo yung ano eh, yung mga, ma-filter out mo rin, yung mga tao na may uhaw ba, parang ganun. Uhaw. Parang ako, man. Uhaw. Saka lang. Na-explain ko ba na maayos? I mean, makikita mo yung ano eh, yung apoy ba sa mata? Yung gutom. Oh, man.
Ganun. Kasi di ba syempre lahat tayo ano pa, parang kaya pa natin lahat gawin, lalo na ngayon kasi di ba may internet na. Isang click lang, ano mong tanong mo, mahanap mo agad. Yeah. May paraan kapag gusto mo gawin isang bagay. Pag hindi mo alam, kaya mo itanong yung internet. Oh, di mo kilala pero lalabas yung sagot. Oh, kahit anong tanong 'yan, di ba? Kaling. So, ang sarap matuto at the same time mangarap din, di ba? So, yun yung basically naging formula mo para sa team na meron ka. Nakikita mo yung uhaw. Oo, man. Nakita mo yung may gustong marating. May gusto ipakita na bago. Importante yun. May gusto maipakita na sobrang, alam mo yun, na hindi pa masyado nakikita dito. And creative. Maraming kailangan ipaglaban ba, di ba? Na mga quality content pa. May mga iangat pa yan eh. Kaya excited kami. Actually, pagtapos na itong pandemic, feeling ko content war eh. Gaya mo, sabi mo, nag-plot ka. Kating-kati lahat yan. Lahat, gumawa. Di ba? Kaya nakaka-excite siya. Renaissance. Oo din. Parang ganun. Pero ano, mabilis lang para sa mga nag-aabang. Bukod sa binubuo mong album, pero meron ka naman mga singles na nakaantabay, na napatapos, or na ready nang lumabas anytime. May mga tracks na ready to publish na. Okay. Pero hindi pa kasi makapag-shoot. Oh, tina-timing ko lang. Kasi syempre, ang dami nangyayari ngayon tuloy. Parang hindi rin yung napapanahon. Yung kanta ko, good vibes. Tapos ang dami nangyayari sa... Hindi rin applicable sa situation. Siguro lay-low muna. Mm-hmm. Tapos kapag pwede yung kanta, kapag yung kulay ng kanta, akma ba sa panahon, pwede. Oo. Ipukulay mo na agad. Oh, man. So, mga siguro, maglalabas ako ng mga ilang singles siguro bago magtapos ng 2020. Okay. Siguro dalawa. Pwede na. Para pang ender lang. Ang galing kasi, umaabot din sa point na parang yung mga tao nag-aantay ng music. Pero ikaw, alam mo rin kasi kung kailan mo talaga pwedeng i-ano. Hindi naman din basta-basta yan eh. May feeling yun eh. Oo, may feeling yun eh. Tsaka itatrato mo yung kanta mo as product ba? Oo. May tamang May tamang way siya para ibenta sa tao. Para magustuhan nila, di ba? Galing. Okay. Sige. So, nakahanap tayo ng buo ng team. Andiyan dyan na. So, I can't wait na lumabas yung mga ginagawa mo ngayon. Kasi for sure, dugot pawis puso mo yun. Oras mo yun eh. Yung na-stuck na creativity, na ipon, nandoon lahat eh. So, ako personally, I can't wait na makita din yun. And for sure sila. Pero, kwento mo kami, Kiyo. Pasilipin mo naman kami sa thought process mo bilang artist. Paano ka gumawa ng isang project? Ng kanta? Oo. Okay. Magsisimula ako syempre ako naghihintay ako ng inspiration bago gumalaw eh. Talaga? Talaga? Oo. Either kahit pero, ano? Oo, pero tinatanggal ko siya ngayon kasi medyo hindi siya healthy. Kasi parang nasasobrahan yung pag-take ng time ko. Alam mo yan? Take your time. Walang ano. Ang ginagawa ko para makagawa ng kanta, manonood ako ng pelikula, manonood ako ng anime, ng series, para makakuha ako ng hugot ba, parang ganun. Shit, kasi okay. Nag-stop ako eh. So wala nangyayari sa buhay ko. Nag-arap ako ng kulay. Oo, tama. So yun. Wala kang school eh. Oh, di ba? Oo. So, galing sa mga pinapanood ko, doon ako kumukuha ng umpisang idea. Okay. Umpisang idea. Okay, nakaisip ako ng kwento. Love song. Hanap na ako ng beat. So, wala kasi yung producer pa noon. Mm-hmm. So, naghanap ako ng YouTube beats. Mm-hmm. And doon ako bumibili. Okay. Mga beats. So, pagka nakuha ko yung beat, iniisip ko kung sakto ba siya sa kulay na gusto ko mangyari. Example sa kanta ng G. Okay. G. Yung G. Yung kulay niya orange. Oo. Orange yung kulay ng kantang G. Orange yung kulay ng kantang G. Kasi hapon siya. Okay. Hapon, tsaka yung trumpet dun sa dulo, para siyang palubog na yung araw. Sunset. Oo, sunset yung vibe. Yes. Ganun yung tunog. Oo, so ganun yung mga scenario na iniisip ko kung ito ba, tama ba dito. So nagsisimula siya sa topic, tas sa kulay. Mm-mm. Tas dun yun yung magiging melodic flow niya. Oo. Dun nalalabas yung paglapat ng vocals mo na ano ba dapat dito? Kailangan ba? Pakanta ba dito? Rarapan mo ba dito? Parang ganun. Kasi kunwari, yung kanta kong Ikaw Lang, kulay pink naman yun. Oo, yung Ikaw Lang, pink kasi naman. Kasi parang ano siya eh, parang syempre, love, tapos sa umaga, parang hamog, di ba? Mm-hmm. Tapos Baguio vibes pa. Mm-hmm, mm-hmm. So bagay na bagay yung kulay pink na
alam mo yun, gets mo. So yun. Parang ano siya eh, artsy na cozy. Mm, yun, cozy siya. Yan, yung suot mo, yun pala yun. Exactly, cozy. Yun, man. Okay, gets. Kanya-kanya silang kulay. What's your favorite color? Blue. That speaks about him. Yeah. Blue. Okay. So, sige. So, yun yung process mo hanggang lumabas siya. Pati sa visuals, gano'n na din. Sa visuals, gano'n na rin. Kasi makikita ko sa kulay anong oras eh. Okay. Nakakonnect. Yes. Kung sunset, sunset yung story. May scene na sunset. Kung pink, biyahe-biyahe, cool, cozy. Yes. Kung green, forest, di ba? Yeah. Mga ganun. Yeah. Mga ganun. Beach. Makikita ko na. Iba. Oh, ino-overlook ko agad yung mga ganun. Visionary ka, no? Oo. Naisip pa mo lang yung kanta, naisipan mo na ng music video. Oo. Nauna pa yun. Di pa tapos yung kanta. Oo, may music video ka na. May mga kanta ko, di pa tapos sulatan, pero okay na yung music video. May shotlist na. Oo. Galing! Pero hindi kasi nasulat. Tinatandaan ko lang siya. Tinatandaan ko lang kasi siya. Yun din yung motivation mo. Oo. Para matapos siya, kailangan kong magawa to. Kasi gusto kong gawin, i-shoot to. Oo. Gusto ko i-edit to. Yes. Tama. Masarap din mag-edit. I see. Doon talaga yung puso ko sa editing. How is it like when you know that you are a performer na? When you go to gigs, getting paid, and when you see people singing your music, you know, singing your song. Ano yun? Anong part? Share mo sa amin yung, kailan, tapos ano yung pakiramdam nung unang beses? Siguro nung nag-intramuros kami nun. Ay, grabe yun. Grabe yun. Nakalimutan ko na kailan, pero last year. Last year yun, late last year. Oo, mga September. Siguro. Wasak ang Intramuros nun. Man. Ganda pa ng sound system. Oo, ganda pa ng sound system nun. Mm-hmm. Tapos syempre parang, uy, yung sahod ko, isang sem na. Kaya mo na ipatuition yung sarili mo. Oo, man. Tapos, sa ilang songs. Kasi tumigil ako ng tumigil ako ng para mag-ipon. Mm-hmm. So, grabe. Ito na pala yun. Ito na ba yun o meron pa? Hindi mo na inipon eh, no? Nandun na kagad. Ito na yun. Tapos parang na-realize ko na, okay, seryoso na pala ito ginagawa ko. So, parang yung hobby dati nagiging responsibility. Hobby. So, parang lahat yung na-realize ko at the same time lahat. Ang galing. From hobby, na naging responsibility. Oo. May realization. Oo. Kasi, syempre, kapag alam mo nandun ka na sa part na yun, mahirap matapilok dun. Oo, kailangan mo na i-maintain yun. Kailangan mo na i-maintain yun. So, parang na-overlook ko na agad na, okay, kailangan ko magplano, kailangan ko seryoso yun to. So, yun. Nakikita ko yung tao nasa task. Tapos na, kalye ko nun, ha? Tapos late na yun, last year. Late na, pero... So, kasi nga, may ganun . May level of, alam mo yun, free gigs, recta gig, street gigs, and then, hanggang sa paid gigs, hanggang sa... Na-realize ko na May value na, tumataas na. Na-realize ko na nagiging na ako sa mga school gigs . Nagiging regular ako sa mga school gigs. Oh, so, then, yung UP, nandoon kayo. Doon ko na-realize na, okay, so, ito na yun, nandito na tayo sa level na to. Kailangan na natin i-maintain. Tumugtog ka sa isang radio station na may bus. Grabe rin kayo doon. Grabe, grabe numbers. Doon ako nag-peak. Doon nagsimula yung mas peak pa na sobra. Kasi na-promote ka, nakita ka ng mga taong wala sa scene natin. Lahat outside your market, nakita nila. So, kung saan man dapat makarating. Paglabas na paglabas yung video, tinignan ko agad Twitter . Huwag niyong tignan yung meron kang mataas na part. Kinakabahan ako lang kasi hindi naman ako biritero . Then. Pero good naman. Kuha notes. Kuha. Adrenaline. Then. Hindi eh. It's natural . And it resonates. I mean, I felt it. When I watched the video, even if I'm not there live when you record it, when I watch it on TV, laptop, cell phone, I get the energy that you enjoy connect. Doing that. Connect. Connect. Diba? Shout out to Allison Shorn. Galing niya rin doon. Solid. Si Allison is a really good guy. Grabe. Para siyang role model si Allison sa akin. Grabe. Lawak niyan sa music, man. Tagal niya na rin, diba? Lawak niya sa music. Kung ikaw sa video, siya naman talaga sa keyboard, sa tunog. Pero din siya sa visuals edit? Din. Oo. Solid. Tsaka marunong mag-project. Alam mo yun? Diba? Ayun, project. Pumapasok yung kanta sa katawan. You feel it. That's how you have music in your veins. Parang ganun. Okay. So, yun nga. Nalaman mo yun.
na nandun na, na na feel mo na na responsibility na siya, you have to maintain it, you have to entertain. Pero na-realize ko rin na sobrang blessed ko nun. Mm-hmm. Dahil grabe, ang dami na ngarap, tapos isa ako na sa napili, di ba? Parang isa ako sa nandun na. Isa ka sa tinupad yung pangarap. Oh, man. So, nakakatuwa siya. Grabe. Kaya dapat tuloy-tuloy. Na walang tinatapakan tao? Tama. Dapat lang. Wala. Hindi nagiging kupal? Hindi. Bawal yun, man. Oh, yun. Chill ka lang. Oo, chill ka lang. May sariling, maganda rin yung may sarili ka lang linya eh. Di ba? Kung nagbabago ka, you're just being better. Mm-mm, better. Walang iba na pagbabago. Nah. I respect that. Sinasabi ko, ang pinaka-solid ko na group of friends, mga elementary pa, tol. Kasi hindi ka nagbabago. Oo, man. Di ba? Kaya maganda yung pagpahalaga. Pansinin nyo, kapag nag-post ka, tapos puro kalokohan yung comments, kasi loko-loko ka rin mag-comment eh. Pero kung seryoso kang tao, mabait ka lang, makulit ka lang din, makikita mo, mag-post ka seryoso lahat ng comment, seryoso din. Pansinin mo, sabihin nyo kung hindi. Mararamdaman nila kung anong klaseng uri kang nila lang eh. Lang yan, di ba? Mararamdaman nila. Exactly. Alam mo yun, no? May mga kapatid ka ba? Wala. Solo son? Yeah. Kaya lahat ng tropa ko sa akin nakatira. Kasi gusto mo family, big family? Yeah. Kasi ano yung parang mga, syempre ako, only son ako. Binibilan ako mga console. So yung mga tropa ko na wala, dito tayo laro sa amin. Eh, syempre ako nalulungkot lang akong kapatid eh. Ano tayo laro? Let's go. Ikaw naman yung nag-host lagi ng gaming man, ano yes, night. Yes. Dapat bumili pa ako ng ano nun. Billiards. Hindi. Pool. Oo. Just to entertain friends. Oh, man. Pero safe yun kasi yung mga kalaro ko nun, tropa pa rin kami hanggang ngayon. Galing. And upgraded na. Business na. Okay. So yun. Ikaw nasa professional business side of music ka. Sila naman, iba na rin yung trip nila. Hustle din. Tatulungan kami, abutan pa rin kami. Tsaka pag nauwi ako ng butas, nung tayo, let's go. Auto-connect. Oh man, auto-connect yan. Small circle lang ako. Oo. Pero you appreciate and acknowledge everyone. Yes, oo man. It's just you keep it tight. You keep it simple. You keep the real energy. Mm. And you have your team nga with you. You like to supply your music, but at the same time, you like to make it on a private manner. Oh, yes. Galing. That's interesting. Sarap mag-express, di ba? Oh, isipin mo, you're doing what you love. You're putting words into music, your ideas into content, and then you get paid. Wala nang exactly. Masasaya pa dun, man. That's the best business to do for me, at least. You're expressing yourself, you're earning, you get to help your parents, you get to help your family, you get to buy what you want. Diba? Let's go. At 21, you're that responsible? Mm-mm. Kaling. 21. I appreciate that. Abis nga ng oras eh. Parang kailan lang, ito lang age mo, no? Parang kakasimula ko pa lang kahapon, kaya hindi ako nagpapagupit eh, ito yung age ng Kiyo eh. Okay. Parang schoolboy kasi ako noon. Nainganyo din ako sa pagpapahaba ng buhok kasi hindi bawal dati yun, di ba? So, nung outside na. Oh, ito na ako. Rockstar na. Wala. No rules. Let's go. No rules. Di ba? Wala nang student affairs office meets. Di ba? Wala nang violation slip. Long hair. I got long hair. Oh. Let's get it. Okay. Anong binago sa'yo? Hindi naman binago, hindi ka nagbago eh. Pero, anong realization mo when you're doing it professionally na rather than just doing it out of trip, out of passion lang, or out of ano? Kasi syempre, ginagawa-gawa mo na siya eh, pero hindi mo siya alam na yun yung value niya. Mm-hmm. Ano yung difference? Siguro sa pagiging ano, paano ko ba i-explain? Bigay ka pa nga ng example para pagiging sige. Ako. Dati ginagawa mo tong mga gantong klaseng as hobby, yes. Tapos ngayon professionally na alam mo na sure na may makikinig at sure na may huhusga kung ano man yun. Yes. So ano yung mga standards mo kasi makaka-relate or may matututunan na values dito yung mga up and come, nangangarap lang din. Kasi ako kayo, like you, alam ko parehas tayo, hindi alam natin na hindi mauubos yung fans. Mm-hmm.
hindi magkakaubusan ng audience, man. Ang dami dyan. Tsaka ikaw, ilan ba yung kantang pinapakinggan mo? Ilan ba yung artist na pinapakinggan mo? Di ba madami? We share it, eh. Because we live the same... I mean, we like the same type of music. Hindi naman ibig sabihin, isang artist lang papakinggan mo all your life. No. So, ikaw, oo. So, anong mo ngayon? Siguro mas nagiging careful ako. Mas careful? Oo, mas nagiging careful ako kasi lalo na ngayon, di ba? Pag-iisipan mo ng 10 times bago mo sabihin. Tama. Bago mo sabihin. Anong pwede na lang isipin? Diba? Oo. Kasi dumating din sa point na yan na nakaka-pressure yung ano ba yung tingin nila ng tao sa'yo. Lalo na yung narinig lang na ganito, narinig lang na ganyan. Nakaka-pressure siya. So, mas naging careful ako sa mga ipopost ko, kung ano yung share ko sa labas, ng media. Mm-hmm. And, ayun. So, siguro mas naging, alam mo yun, mas naging focus lang ako sa paggawa ng malinis na trabaho ba? Parang ganun. Crafted lang talaga siya. Kinaibahan niya dati. Pero, mas nagiging ano ko ngayon, ang natutunan ko, mas nagiging pulido pa. Parang kung may mas ipupulido pa yung gawa. Mas polished. Oo, mas kasi nga, dati, ingat. Oo, ingat na ingat. Hindi naman sa ingat na, ingat na maganda. Okay, okay. Gets. Pero, ingat na maganda. Kumbaga ano, quality na. Alam mo na na quality control na bago lumabas. Yes. Oo. Pero, i-maintain mo pa rin yung pagiging ikaw. Oo naman. Diba? Importante yon. You have to be real pa rin. Huwag mo yung susuko yung sarili mo sa hindi totoo. Dahil lang image. Gusto mo yung image. I mean, at least sa akin, di ba? Oo naman. Diba, syempre, may mga karakter naman. May mga alter ego. Nga, we respect that. Mahirap din yung gawin. Oh, ayun nga, mahirap gawin yun. Kaya ako, real lang ako. pero respect lang din sa kahit ano pa yan. Pero ikaw, that's your way. Mm-mm. And that's easy to do. But at the same time, it's not... Broadcast kasi yun eh, so kailangan responsible ka. Mas naging responsible ka. Mas naging responsible ako. Kasi ako dati, lakas ng trip ko sa social media, ganun. So, mabait ako. Minsan kasi hindi naman ikaw, but ako rin. And marami sa atin, nagiging parang hindi natin naisip kung ano yung pwedeng consequence ng sinabi natin. Tapos minsan marirealize mo, ay shit, sumobra ako dun ah. Tsaka mas na-realize ko kung ano yung, kung para saan ba talaga dapat gamitin yung influence ko. Parang ganun. I see. At least alam mo. Hindi na reckless katulad ng dati na, alam mo yun. Oo. Nakakasira ng brand. Oo. Hindi lang eh. I mean, parang pangit talaga eh. So mali, mga mali. Hindi, yun din. Ayaw mo nun eh. Di ba parang, diba? Pag ikaw may cringe. Yes. Pag nakita mo isang tao, nagki-cringe ka, ex to. Parang ikaw rin, ayaw mo rin maging, di ba? Ayaw mo rin maging gano'n na parang bakit ganyan? Parang, pwede bang happy na lang? Bakit? Positive lang. Ayaw mo rin ng gano'n? Ngayon, ayaw mo na. Ayaw ko. Ang bigat, no? Chill lang ako. Sobrang, kaya nga gusto mo ng buhay probinsya. Yes, no? Tama ka. Hindi kaya. Fast life. Oh, man. So, pag pumunta ka dito sa Manila, Metro Manila, ibig sabihin may work. May meron kang errands. May meeting, may family thing, tapos kung may bibilin, importante. Mm-hmm. And ito nga yung mga events ganun. Engagements. Engagements, mga meeting talaga. Yun lang, trabaho lang din. Solid. Tapos balik ako dun, trabaho ulit, pero masarap na trabaho ba? Creative naman pagdating dun. Kasi sarap gumalaw dun. I mean, kapag nasa probinsya ka, parang feeling mo, bagay lagi na oras. Pero hindi to probinsya, sobrang layo ah. Oo, malapit lang. malapit lang, basta outside lang Metro Manila, pero lapit lang. Isang... Yung feeling ng hapon, yung sobrang haba ng hapon. Nagduduya ka lang. Alam mo, gusto ko yun. Yung ganong vibe. Tapos may laptop ka lang sa gilid pag may kailangan ka lang sound business na asikasuhin. Sound trip ka lang, di ba? Tapos, isip-isip ka, safe lang. Tsaka bagal ng oras dito ulit sa Manila. Pag ang ibig niyang sabihin sa mabagal oras, mas marami ka nagagawa on a certain time period. Kasi pag yung feeling na ano eh, kapag nasa Manila ka, di ba, na cellphone ka lang, parang maghapong ka lang, mas natitripan ko gumalaw kapag nasa, nabibitawan ko ba yung cellphone ko. Okay. O, ganun. Okay. So yung feeling ng time. Anong unforgettable mong gig before pandemic sa lahat-lahat? Before, kung meron ka masishare na isa.
Ano yung ano? Ito yung Intramuros. Yung Intramuros din. Hindi, may inis. Hindi, may iba pa. Hindi, may iba pa. Yung masaya, UP. Yung super trip. UP. Sunken Garden. Oo, oh, man. Yun na yun, yun na yun. Kasama mo Four of Spades, kasama mo Kamikaze lahat, sa lineup. Man. Solid, man. Yun na yun. Yun yung pinaka-unforgettable kasi UP. Lahat ng banda gusto tumugtog dun. Oo, oh, din. Lahat ng gustong, lahat ng... Kalye Tunes kayo dun, di ba? May sarili kayo segment. Oo, man. Fuck. Tapos nakatugtog ako dun, so... Di ba? Nag-stop ko nga mag-aral, nanonood sa'yo mga taga-UP, no? Last three, di ba, nung nag-perform ako nun, oh. Last year nun, nanonood ako dun. Nasa crowd ako nun, man. Fuck. Tapos ikaw na yung nandito dun. Hindi ko man alam paano ako napunta dun, bigla. So, wala talaga sa plano, man. You're blessed. Oo, man. You're blessed. Kaling! Thanks. Si Mosay may gawa nun. Deserve mo yan, tol. Kasi ginagalingan mo nga. So, alam mo yun, marami ka rin ginawa na hindi rin nag-click, di ba? Oo, oh, man. Kaya huwag kayong hihinto. Magkamali ka, okay lang yan. Okay lang yan. Doon ka matututo, doon ka gagaling. Gawa lang ng gawa, no? Kaysa sa dahil sa sobrang takot mo gumawa, wala ka nang nagawa. Yes. Wala ka nang nalabas. Hindi ka na gumaling. Hindi ka nang natuto. Dahil yun, nasa utak mo lang. Kung labas mo yun. Tas let's go, regrets, let's go, let's no? Go. Regrets, no? Oh, man. Ay, outdated na, man. Oh. Di na uso. Ilabas mo, kukonek yan, kukonek. Kaling. Di ba? Gusto mo talaga UP? Man, solid yun. Masak solid. Talaga, no? Masak talaga yan, man. Nakikita mo masaya yung tao, tapos may malalaking beer, lalaki na sponsor, man, no? Lalaking yun. Boat, ano, inflatable tapos beers. Tapos may, ano pa, may parang perya pa sa likod, di ba? May food stalls, may ano, festival din yun eh. Ibang-iba talaga kasi yung huling punta ko dun as performer na, which is nung nakarang taon lang, nanonood lang ako. Nakapila pa ako, man. Parang ganun. So, talagang, you just wanna experience it. And then, ano yung feeling? Nanonood ka sa stage and then you're singing your song and then people are watching, nakataas yung mga cellphone. Anong feeling? Ang gaan, man. Sobrang gaan. Ano siya, natural high? Oh, man. Babalik pa rin yun sa salitang connect eh. Parang, ramdam ko na, alam nila yung nararamdaman ko. Okay. Kaya kumanta lang kami. Sobrang sarap lang. Oh, man. Sobrang gaan lang na nandun ka. Hindi mo iniisip na kung sino ba yung nasa harap mo, sino ba nasa paligid. Basta, moment. Parang ganun. Kaling nun. Sobrang kaling nun. Tas, naka-costume pa kami nun, man. Ah. Diba, syempre, pag-performer ka, outfit, ka. Oh, angat. Diba? Natuwa kasi ako nun, si Allison, sinurprise niya kami nung may pakpak siya, man. Pakpak siya, laki. Tas ako, all pink ako, man. Suabe lang. Pero yun, natuwa ako. Ang ganda. Naalala mo nung, mamaya ko to gustong ikuwento, eh. Ano yan? Ikuwento ko after nung break. Ay, so yun tol, kung gusto, sa para muna sa mga nanonood, guys, kung na-enjoy niyo yung mga ganitong klaseng conversations, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Subscribe kayo, tapos i-hit niyo yung notification bell para ma-notify kayo sa mga palabas na content and follow niyo rin kami sa mga social media namin, syempre. Ako, dogbrock_ sa Twitter at Instagram. Ikaw, ano socials mo tol? IG, definitely not Kiyo. Twitter, Yukiro Rubio. Kiyo, gamer na Kiyo. Pili ka lang dun. Lahat yun. Kiyo, gamer na Kiyo. Oh, sa Twitter, yung itatag nyo dun sa AutoConnect, ha? Alam nyo na. Yung hero, Rubio. AutoConnect. Oo. Anyways, tol. Gusto ko kanina ikwento to, pero inabutan tayo ng break. Sobrang na-excite lang ako when I remembered that we shared a same bucket list, which is to be on a house party with ASAP Rocky. Natatanda ko yun, man. Grabe. Diba? Wala sa plano ko yung araw na yun, best. That's the best day of that year, I think, for me. Because that's a superstar for me. I am a fan. And you get to see him, ito lang layo. Before pa yung concert niya sa bansa. Before pa yun. Diba? Like, a day before eh. Tayo. Oh, ASAP Rocky, diba? Performing. Best. Saya natin noon, no? Tapos... Oh, inom na tayo na inom nun eh. Oh, champagne, whiskey. Dami alak. Al James is there. Manila Gray. Manila Gray is there. Al James, Price Tag, because... Josh Hush is there. Josh Washington is there. Drop out. Sino pa? XB is there. Skastakli, Flo G is with us. Oh, nandun. Oo. Si Psychedelic, wala, no? Wala sila nun. Yeah.
Wala. Wala, talaga. Wala. The next event na nag-perform kayo, Psychedelic Boys is there. Kasama ko sila noon. Ang saya. Inom lang tayo na inom. May Mayweather nandoon. Ano si Mayweather? No, Floyd Mayweather is there before the event, before the performances. Grabe. Diba? And lahat na kayo, hindi, yun yung hip-hop side. Yung table ko, hip-hop table tayo doon. Tayo-tayo nandoon. Dropout, Jay Flava. Ang kulit, no? Dami, old school. Tapos, meron pa mga artista, Raymond Gutierrez, sila Team Yap, ibang table, basketball players. Panaginip. Celebrity Simulator. Exactly. Alam mo yun, nagpa-house party si Chris Brown, parang ganun. Si ASAP Rocky, man. Performing. Dala ko yung camera ko nun, syempre. Napicturean ko siya ganito lang kalayo. Diba? Karap lang kami, man. Diba? Kasi ang galing, garden, may stage, tas may catering, tas sa loob, baha ng alak, may bar. May bathtub na punong-puno ng champagne. Ng champagne. Tapos may baba, may pool. Solid. That's very good experience. And shoutouts to SV for doing that and for inviting us. Sabi niya, sama mo yung mga rappers mong tropa. Tara! Masig ako doon, man. Wasak. Oo, wasak. Enjoy yun. Oh. Enjoy yun. Sa prime. Galing na. Tsaka yung tol, hindi lang yun. Kahit yung mga small gigs natin na or events na kahit ngayon minsan di tayo part, we get to support lang. Sarap, di ba? Nagkikita-kita lang tayo bigla, no? Oo, mga pop-up, mga ano. Yung hopping ng ano, ng venue? Oo, oh, yung hopping ng gigs on a weekend. Asa si ano? Ah, nandun siya sa kabila. Oh, ah, nandito ako. Tapos magkikita. Oo, magkikita. Di ba? Lalo pag makamakati lang. Oo, Makati. Makati, ikot-ikot lang. Puro Makati event natin nun. Tapos magkikita kayo sa black market o kaya kung saan man. Pag ano na, uwian na, no? Wrap up na. Black market muna. Let's go. Ikaw, pag may gig ka, anong preparation mo? Alam ba, may gig ka mamaya. Balik may natin sa panahon na may gig. Okay, may gig mamaya. Siyempre, puyat ako. The usual. Maglalaro muna ako, siyempre, mga ilang games. Tapos, siyempre, kakain. Actually, simple lang. Simple lang ako mag-prepare. Maliligo lang ako. Tatawagin ko lahat ng tropa. May sasakyan tayo. Let's go. Kasi ba, 6-seater? Kaya pagka pumupunta ka sa gig, kasama mo friends. Yes, madami kami lahat na sa guest list yan, man. Oo, kasi yun yung click mo. So, kapag di ako pupunta lang, ako lang. Depende kung malayo or malapit, kung may sasakyan o wala. Pero as much as possible, kung may gusto sumali, sige, pasok ka. Why not? Sila rin yung tropa na kasama mo ngayon? No, sila pa rin. lahat yung talented. May magaling mag-bass, may magaling mag-produce. Talagang iba-iba kaming field. Diba? Solid. Solid nun. May naghuhubad na po dito sa TMP Creative Complex. si Toxin po ay biglang naghubad ng jacket. Oy, gusto ko lang din pala i-shoutout si Mar. Solid ni Mar, man. Kasi nung dahil sa bagyong Ulysses, gumawa siya ng fundraising drive. Ang dami, 100 plus thousand. And ang dami na nilang natulungan. Tapos ang galing. Kwento ko lang segue, ha. I appreciate Mar kasi siya yung nagpo-produce ng content ko. Sobrang solid ng team ko from Toxin to Melvin. Let's get it. Hindi, ano lang tol, kasi as we shoot this, kasi I shoot my content ahead, minsan 2 weeks ahead, minsan 1 week ahead. Itong shoot namin with Kiyo, ito yung panahon na nagre-recover yung bansa dahil sa Ulysses at maraming binahas sa Cagayan at Metro Manila gaya ng Marikina and sa Rizal province. Man, ang dami niyang natulungan. Tapos, di ba, social distancing? Dahil may COVID pa rin eh. So, paano daw na hindi magkakagulo sa evacuation center yung bibigyan ng ayuda or ng tulong nila, yung mga pagkain? Pinatayo man, nakatayo with social distancing. Tapos, hindi ka aalis sa pila. Bibigyan kayo lahat ng bag sa harap nyo. Hindi nyo kukunin. Sa'yo na pupunta, man. I mean, hindi nyo kukunin agad until mabigyan lahat. Lahat. So, hindi magulo. Hindi magulo. Diba, despite the pandemic, despite everything, meron pa rin pagsunod yung tao para lang hindi sila makaano ng iba, makadehado ng iba, makasakit, makahawa, or whatever. May galing. Paraan. Pag meron, diba, kaya? Hindi, pag gusto, kaya. Pag gusto mo, diba? Lahat naman, may ano, may no? Tamang word. Lahat gusto naman lahat naman may tamang sistema, eh. Tama. Pero may mga sistema rin na mali. Yun ang masama. Anyways, that's a very quick segue. I'm proud of my team.
Congrats, guys. Iba rin yun. Iba rin yun. Iba rin. Na, ganun yung values na meron sila. And they call you kuya. They call me kuya. And then I'm a good kuya. Let's go. Let's go. Diba? Kaya I can't wait din to have gigs kasi I wanna show them how I work. Kung paano ako gumalaw, no? Sa labas. Mas marami shoot nun, di ba? Oo, oh, doon sawa kayo. Lobat battery, puno memory card. Loop pa yan, no? Charge mo. Sige, palit. Let's go. Dump na, di ba? Dump agad. Ganong karami nangyayari. Same thing, edit. Let's go. Now I realize why you have your camera all the time. Because you document your shit. Kaling. Iniipon ko lang. Ipon-ipon. Diba? Hindi mo man ilabas, Steve, oh. Pero you get to, you get to watch yourself. Yes. Di ba, ang dami niyang tape na sarili niya, di ba? Lahat buong buhay niya. Durata, ayop. Oh, din. Ang galing yan, no? Para sa'yo, ano yung buhay? Para sa akin, ano yung buhay? Oo. Adventure talaga, men. Paramihan ng story, ano? Nakikita kwento. Ko siya sa adventure. Oo. Kasi nalilibang ako sa kwento ng lolo ko, eh. Napupunta siya dito, napupunta siya doon, napupunta siya doon. Parang gusto ko rin. So, parang tinatakot. Papaglolo ka na, marami ka rin kwento. Oo, man, di ba? Cool! Gusto ko mag-adventure, man. Tsaka kasi, di ba, ang late lang natin sa universe. Oh, ang laki ng universe. So, sakupin mo na yan, guys. Fuck! Sobrang galing nun. Parang ang late lang natin sa universe. So, sakupin mo na yung kaya mo sakupin. Yes, man. Kaya ako, di ba, hindi ako nag-stay sa music lang. Malabas ako sa box ko. Mag-vlog ako, mag-video ako, mag-short. Dami. Pero lahat yun ine-enjoy mo. Regardless. Ma-appreciate nila. Thank you. Hindi nila ma-appreciate. You enjoyed it. If you live your life. Express. I appreciate. Ang galing. Let's get it. Ganun. Basta importante ma-express mo din. Di ba? Adventure and expression. Siguro. That's important. You know? That's life for that's you. That's life. Anong pangarap mong, I mean, hindi naman pangarap. I don't wanna ask that. That's her. Sorry. Anong, idea. Bigyan mo ako ng visual, ano mo, na anong gusto mong type of concert? Type of concert? Oo. Halimba, magpa-perform ka, anong klaseng stage, anong klaseng crowd. Bigyan mo kami idea. Pasilipin mo kami dyan sa isang pangarap na yan. Kaya yun. Di ko siya nadadaan, ano? Pero, ay, di ba? Tignan natin. Ideal, ano? Tatanungin kita ngayon, saan mo gusto mag-perform? Sige, ito, fast talk. Saan? MOA. MOA Concert Grounds, yeah. O arena? Yung pinakamalaki. Concert Grounds, yeah. Hydro, ganun, 20,000 people. Mga ganun, tol. Okay, nandodong ka. Ay, yung sa may ano, yung Concert Grounds. Uh-oh. Ay, di sa labas ha, yung ano. MOA Arena. Yeah. Ah, okay, yung mga aircon. Pinag-performa ng mga Chris Brown artist din. Oh, shit. Yon. Kasi gusto ko ng concert, ayun! Naalala ko na. Nadaanan ko na pala yan. Nadaanan mo na. O game, kwento mo kami. Pasilipin mo kami dyan. Gusto ko ng concert na parang theater. Theater? Nakaupo. Yes. Nakaupo. May kwento. Kasi kapag may album ka, may kwento. May concept. Oo, may concept. Siguro yun yung dream ko. Ma-perform ko yung buong album ng parang theater. Iba-ibang story. Musical. Wow. Ang hirap na na. Mahirap yung kasi rehearsal yun eh. Kaya ang tagal ng packing album mo. Ay, kasi, nadaanan mo na. Nadaanan ko na yan. Okay, so, oo nga, rehearsal pa lang, mahirap na. Pero yun, kasi talag nagte-theater din kasi ako noon nag-aaral pa ako. Part so, ka rin ng ano nyo, ganun, theater. So, nag-audition ako ganun. So, mas na-maximize ko yung parang media arts side na yun. So, tingin ko, kung magkaka-concert ako ng malaki budget. Solo concert, ganun. Oh, may magpo-produce, sponsored, yes, ganun. Ganun gusto mo? Ganun gusto ko. May storya from intro, from the first track to the last track. Bakit siya nandun? May kwento siya. Tapos marami ka spills, no? Hindi ka lang kanta ng kanta. Siguro parang, alam mo yung La La Land. Oo. Ganun. Okay. So, okay. Bida ka, pero performer ka, pero actor ka. Oo. Hindi ka lang basta pumunta doon para mag... Makapagod yun to lang. Amen. Pero... Fulfill. Pag nagawa mo yun, pwede mo i-tour yun. Yun yung pinaka-peak. Oo, man. Pwede mo i-tour yun. Hindi uso dito masyado tour, man. Oo nga. Eh, paano kung may sarili ka ng track? Diba? Oo. Let's go. Puto tayo, show tayo dito pag kasina. No? May bus ka, tapos may recording booth. Kahit van nga lang eh. Kasi hindi kayo kasya sa van, ang dami mong kasama lagi eh. Alam mo ba pangarap? Ang lalaki ng gitara eh. alam mo ba unang pangarap ko na kotse, pre? Ah. L300 lang. Alam mo gagawin ko sa L300? Lowered yan. Papa black mat ko, man. Wow! Ah, tama. Papa customize ko yung pinto, lalagay ko sa gilid. Okay, sliding. Tapos may speaker doon sa loob, man. Wow! Para kahit saan pwede ka mag-gig. Pwede mong gawing ano. Pero masyukin. Oo nga. Kahit saan parking, no? Oo, di ba? Pre-ride tayo saan pwede. Solid, no? Pagkontakay mo si Kano dyan, di ba? Masarap nun, man.
Totoo pa rin yun, man. Babalik ako dito. Sige, pag-uusapan natin yung may L300 ka na na matte black, yes, na may speakers, no, na pwede ka mag-perform. Nandun dun yung pinto. Anytime, anywhere. Naka-black mat. Pag nakita, uy, putik. Sino kayo yan, man? Oo. Di ba? Oo din. Yun ang pag-tour mo. Di ba? Solid din yun. Pwede mo rin i-park yun sa gabi pag madilim. Bahay na. Bahay na. Bahay, bahay. Oo, bahay. Uy na, patay lang ilaw. Oh. Off sleep. Good night. Tignan ako dupas, ha? Chills lang. Ano yun? Ano yun? I-comment nyo nga kung ano yung naisip ni Kiyo. Yung muntik niya na sabihin. BMW. Shout out si BJ. Heartbreak season. Let's go. Ito na. Solid yun. Stream nyo yun, guys. Stream nyo yun. I love you because BJ. I love you, my friend. Solid yan. My brother from another mother, I love you so much. Schoolmates kayo, no? Kamusta kayo sa school? Nagkakilala kami dahil sa tropa naming vlogger, Mutual. Mm-hmm. So, iba kayo course? First year ako, siya, ay di, grade 12 ako, grade 11 siya. So ahead ka? Ahead ako 1 year. Okay. So doon na, UE na rin kayo nag-senior high? Oo. Tapos, eto masama tong ginagawa namin, nagkakating kami. Pinapakinggan namin yung album niya. Yung 801 pa, wala pang Heartbreak Season noon. 801 pa. Oo, yun yung album niya. Tapos yung Marlboro Black, pinapakinggan namin sa recess. Kain kami hash brown. Pre, pakinggan mo to. Ginawa niya Marlboro Black. Doon niya sinabi, ginawa niya Marlboro Black sa... Wala tayong dinagos. Ang nostalgic lang. Galing. And pareho is... kaming nag-start. Nang ano? I mean, siya matagal na eh. Matagal na siya nag-start eh. Pero I mean, yung sabay kami na, boom! Sabay kayo umandar. Sipag din yung taong yan. Tsaka lawak din na. Yan! Sabi. Sobrang lawak. Idol. Sobrang lawak niya ni BJ. Yun ang ginagawa namin sa school. Soundtrip lang kami. Tapos pareho pa kami na sinasoundtrip noon mga time na yun. So, mas naging connected kami. Sinong... Eh, malapit lang siya. Taga-Balinsuela lang siya dati. Tapos ikaw naman... Nabotas. Jeep-jeep pa kami nun, tol. Grabe. Oo, naman. Ganun talaga. Jeep-jeepan pa kami nun. Ayan, ano na. Solid. Mas komportable na. Mas komportable. Kumbaga, binigyan ka ng comfortable, yes, freedom life. Oo. Ng talent mo. Na payback siya. Diba? Dami rin hard work. Daming frustrations, man. Disappointments, rejections. Ang daming risk. Daming risk. Tumigil ako sa pag-aaral, man. Binitawan ko lahat. Yung future mo, kinalimutan mo yung future mo muna. Oh, yung future na binigay sa'yo ng family mo. Pinili kong hindi muna sumabay. Diba? Hindi yun masecure kasi you wanna risk it, yes, for the type of art that you have, the type of talent that you have. I respect that. Nung nag-stop ako nun, dun namin nagawa ni Loki yung kantang G. Tungkol sa kantang gustong lumayo. Bakit kasi, G yung title? Game na. Let's go. Okay. G. G. Game the expression. Oh, game na. G. Tara, puntate ako yan. G. Oh. Laro tayo. G. Decide mo na. Kapag tinanong ka kasi may sagot ka agad eh. Kung ano yun. Let's go. Agad. Anong kulay ng G? Orange. Orange ang G. Orange siya. Kasi parang at the same time may risk siya. So parang gagabi. Mag-prepare ka sa gabi kasi lalayo ka. Lalayo ka. At madilim. Madilim. Hanapin mo yung sarili mo. Facts. Yun yung mga i-release ko ngayon. Yung mga i-release ko ngayon, 2 years ago ko na sinulat. Dog Brock exclusive. Yung mga palabas. Dito ko lang kinimento yun. What the fuck? Excited ako. Excited ako lalo. I'm excited. Kasi para sa growth mo, as a person, as an artist, hindi mo binabago yung sinulat mo 2 years ago. Advance ka. Yung agad yun. Hindi ako nag-worry kung uso pa ba yung ganitong tunog. Kasi iniisip ko, trendsetter ako, men. Galing. Ayun ang iniisip ko, men. So, kailangan din mas pulido yung... Doon nga ako naging maarte, naging masela, kaya naipon. Gusto ko lahat may music video. Okay din. I mean, it's not bad because the way I see it, kahit kulang yung... Hindi naman kulang. Kahit matagal yung content mo lumabas, active naman siya sa socials. Oo nga. Yun din. You post naman pictures. You post naman tweets. Hello, I'm still here. Wait for the music. Gaya ni naman ni BJ, nawala rin yan sa grid ah. Focus din sila. Pag nakita mo sila next Friday, mga puyat. Grabe. Kala mo mga pagod. Wala. Gumawa ng album eh. It's not easy. Kaya kayo supportahan nyo.
Because it's for you guys. It's also for you. It's for us to be entertained. It's for us to contain it. Yes. It's for us to know the story consume. Behind it. Consume. And you get it for free. You have a data. You have a Wi-Fi. You watch it for free. May ads man dyan, you can just skip it. Thanks. But you support. Diba? Thanks pa rin. You share it. Kada isa importante yan. Isang tenga makakarinig sa'yo, importante yun. That's, yun nga rin yung sinasabi ko with the artists eh, na nakakausap ko. Ikaw, ano feeling? Kumanta ka ng isang kanta mo na 3 minutes, tapos 2,000, 3,000 people in front of you. Parang 8,000 yata yung ano, UP, more than. More than? More I than. Think. I think 10,000. Sure. 10. Hmm. Yung dami sa Sunken nun. Garden. Dami nun! Lahat ng artists sa Pilipinas. Doon gusto mag-perform. Nandun, nandun. Yung pinapakinggan. Yeah, oh, yung pinapakinggan ng Madlaba. Diba? Pinapakinggan ng kilala ng lahat. Yung nasa top ng charts. Yes. Plus yung luma na dating top ng charts. Diba? Nandun pa rin, di ba? Tapos nandun ka rin. Fuck. You share the same backstage. Alam mo, feeling ko pa rin, estudyante pa rin ako noon na nandun ako. Pero enjoy mo, no? Sarap, no? Man. Buti hindi mo naisip mag-stage dive. Hindi ko pa naman ganun wala ka. Naman, wala naman ka-stage dive. Wala ka naman kanta. Gusto ako! Baka lang naman. Baka lang naman. Pag di-remix, no? Hindi, kasi syempre, ganun nga ka. Sa G. Ang sarap tumalan sa G. Let's go! Oo, din. Tsaka ano, no? Gusto mo yung music mo na emphasize yung musical instruments? Oo, mas, tsaka safe feel, lang. Feel? Safe lang ako sa simpleng delivery lang ng instrument. Mm-hmm. I mean, minimal lang. Wala masyado nangyayari. Gitara, mm-hmm. gitara lang. Tapos mm-hmm. may konting drum beat. Jazz beat. Dadaanin mo na sa kwento mo. Oo, din. Siguro yun. Ang galing. Kasi sarap being na, that young, you have a lot of stories to share. Imagine that. Your song, your music are gaining millions of streams and views because people can relate to it. Can be entertained by it, and that's not easy to do. And for that age na meron ka, nakakagawa ka na ng craft na na-appreciate ng marami experiences. And yun nga, yung na-visualize mo. Kasi most of it, napagdaanan mo, most of it gusto mong pagdaanan. Diba? Diba? Talagang ito gusto ko maranasan to, man. Let's go. Try natin. Mga ganun ba? Yun din yung maganda sa artist eh. Pag may gusto kong ma-feel, ikaw yung gagawa. May hinahanap ka, man. Kahit hindi mo alam, hahanapin mo, man. Tapos kapag nakuha mo, parang ka lang nag-side quest na hindi naman parte sa plano mo, tapos bigla may matutunan, tapos magagamit mo, tapos maipon. Alam mo yun. Ang galing. Kasi umabot din sa point sa akin na hindi ko alam yung gagawin ko, tapos iniipon ko lang siya ng iniipon. Tapos minsan gigising ka na lang, game na. Gagawin mo na yung iniipon mong ideas. Para to today. Alam mo yun? Ito yun. Ito yun. Na-fi-feel this is the mo, day for this. Na-feel mo ito yung tamang time para I-launch yung yes. something. Yes. Kaya kayo, sulat nyo. Put a notebook on the side of your bed. If you have an idea, write it on your notes. Write it on your phone. Because one day it will become relevant. One day, it will resonate. One day, it will happen. You need to put it out. May bala ka. Pag kinilangan. Meron. Diba? May tabi ka. Tas ikaw yun. Oo. Galing. Nasa iyo na mismo. Ikaw na yung computer mismo, diba? Oo. Ikaw, anong kinukonsume mo? Paano kinukonsume? Na content. Na mga content? Oo. Sa music. Sa music? Sino huli mong pinakinggan in the last 2 weeks? Mac Miller. And then? Mac Miller. Pasilip kami sa utak mo. Smino. Mac Miller, Smino. Trappers ako ngayon, men. Ah, sige, ikaw lang. Trappers hindi ka naman i-judge eh. Yun yung Quiet, trip mo, yun yung mood mo eh. Melly, mga ganun, pre. Yung mga trap na melody. Oo. Melodic. Melodic trap. Gusto ko mapasok na dito sa Pilipinas yung tunog na yun, men. Oo, then. Yung matanggap na nila na may ganung klase na. Na music. Sinabi, at hip-hop yun. Oo, may auto-tune. Pogit, yuto ganyan. Gusto ko naman normalize na katulad sa ibang bansa na. Kasi listenable siya, men. Oo oh, din. Tsaka hindi yun yung shift siya, ng market diba? Eh. Oo. Pero ang sarap nun kapag na-introduce mo yun sa audience dito. Tapos nalapat lang maayos. Grabe. Kaya trendsetter ka. Oo.
Kapag nagpagupit na ako, trapas na ako, man. Okay. Local. Last 2 weeks, local. Local. Heartbreak season. Let's heartbreak go. Season makalabas two. Lang. Just hush because... Manilabas siya ng nakaraan. Oo, oo. And sino ba mga local pinapakinggan ko ngayon? Actually, pinapakinggan lang namin yung mga gawa namin na hindi pa nare-release. Doon lang kami bumababat. Pinapolish. Pinapolish. Oo, nagpapolish lang kami. Okay lang yun. Pero alam mo lahat ng nangyayari. Pag may bagong naglabas, na-check mo. Very good. Kasi you need to be, you need to stay. Oo. To stay relevant, you need to be aware of what's happening. That's very good. Control. I respect that. How, okay, in 24 hours of your day, how much of it consumes you for music? For music? Ngayong pandemic, hinihintay ko lang yung moment na, yung mood. Mm-hmm. Hindi ko siya pinipilit na, eto, kailangan kong gawin to bukas. Okay. Pero pag nandito ka sa moment, sa zone, nasa mood ka, minsan ang haba mong nagmumusic lang. Yes, oo. Okay. Dire-diretso yun. Tapos tinatapos ko na isang gabi. Kasi natural. Oo. Gusto ko yung natural approach na hindi ko ayoko ma-pressure na kailangan ko gawin to, trabaho ko to para may malabas ako. Hinihintay ko yung kaya hindi na, pilit. Pero at the same time, nandoon ka sa zona, kaya ka nga nandoon kasi doon masarap magtrabaho eh. Pero hindi mo pinipilit yung trabaho. Tama. Masarap lang, man. Galing! So, hindi ko pinipressure masyado yung sarili ko. So, yun, naipon na naipon. Magandang pumasok yung pressure kapag isushoot mo na yung music video. Oo, oh, then. Kasi, eto na yun. Kailangan game na to, may visuals na. Kukulayan mo na. Kasi kapag kami nag-shoot dati, di ba, trabaho ko mag-shoot ng commercial, mga ganun dati. So, may deadline. Nasanay ako sa ganun. So, doon ko ina-apply yung pressure. Hindi doon sa music. Kung saan magsisimula yung kulay. Oo. Oh, oh. Kasi pagka halfway ka na eh, pe-pressurean mo na, pag lumabas yun, tas nag-connect, mas madali okay. Na siya i-perform. Kasi nga, walang pressure yung music mismo. Natural. Galing. Guys, gusto niyo ba yun? Galing, di ba? Sana gusto niyo yun. Si Melvin gusto niya kumanta. Oh, gusto niya kumanta. Kanta ka lang, boss. Oh, dream collab niya si Alison Shore. Pwede yan, sabihin ko. anyways. Hindi, totoo, tol. Hindi ko ma-digest, Mar. Ang hirap nun. You put out music na hindi mo pinilit and nasa isang compound ka with creatives, nasa isang bahay ka with a lot of creatives, pero hindi mo nilalagyan yung deadline mo ng Tuesday music, Wednesday music. Wala. Pero pag nasa zone ka, tatapusin mo siya. Tsaka, kapag kasama mo yung mga tropa mo, di ba, minsan uminom kayo, minsan tambay kayo sa labas, play ka ng beat, freestyle, record, uy, may collab na tayo. Yun yung ibig sabihin ng collab. Oo. Yun din yung mga hindi pilit na craft. Hindi yung binasahan mo ng beat. No disrespect doon ha, may mga ganun talaga. Practice din yun. Pero yung sa'yo, yung kinikwento mo, sobrang komportable ni Kiyo po sa TMP Creative Complex, guys. Malapit na po kami humiga. Pero yun, anyway, di ba? Yung collab na naka-vibe kita, alam ko yung trip mo, alam ko yung tono mo, alam ko yung... Pati, may kaya akong ipasok dyan, gawa tayo. Pati tao sa akin, may kulay man eh. So, anong kulay ni Kuya Dog? Kulay mo, Kuya Dog? Hmm. Siguro green. Nature? Green. Ang gaan mo lang, dali mo nalapitan. Hindi ako mangula. Hindi, pero ganoon naman talaga relationship pero, natin, tol. Diba? Para lang cool lang. Hindi ako mabigat kasama. Hindi ka mabigat i-approach. Yes. Diba? Chill lang tayo. Yung mga una namin gig, nakasakay lang kami sa van. Oo, dun lang kami halos ganito magkatabi. Tapos next thing na nalaman namin, magkasama na kami kay Asopraki. Ganun lang kagaan. Mafe-feel mo eh. Again? Magaan lang, diba? Auto-connect. Pars. Alam ko trip mo. May trip ka na, may trip ako na gusto mo rin, di ba? Connect. Collaborate. Okay, mabilisan. Paano nabuo yung Urong Sulong? Okay. Balikan natin yan. Yeah, shoutouts din sa mga tropang nandito. Alam nyo na kung sino kayo. Di namin kayo pwede banggitin. Meron po tayong 258 million na nanonood ngayon live. Anyways, tol, yun nga. Balikan natin yung tanong ko kanina. Ano yung kwento nung collaboration nyo ni Alison Shore na Urong Sulong? So, yung Urong Sulong yung pangalawang kanta na ginawa namin.
Okay, may first song kayo together. First song kami yung Polaroid. Ah, yes. Polaroid, hit din yun. Doon ko nakilala si Allison. True Nosha. Kailan si Nosha sa Sinigang. Di ba? Sila, ayun. Tapos sila dalaga-dalawa yung magkakilala. Si Nosha, si Sinigang, tsaka si Shomai. Hindi. Ay, iba. Ah, sorry. Hindi, kinain ko kasi nung nakaraan Sinigang tsaka Shomai. Sorry. Basta uso pa Puntrapa nun. Oo, diba? Puntrapa. Siyempre, shout out to Pure Mind, Quiet Heart. Oo, man. Pure Mind, Quiet Heart. Oh. And yun. Oh, game. Nagkakilala, parang pinarinig niya sa akin yung Polaroid. Hindi naman kasi ako kasali doon. Nung, in the first place, tapos pinakinggan ko. Pero buo na yung song or kinoconstruct? Parang may beat na, ganun. Tapos, pinakilala niya ako kay Allison. Eh nakikita ko rin yung mga cover ni Allison dati, yung may launchpad pa na ganun. Oo, mahilig siya. Hindi kasi music production siya eh. Tapos okay. Yun. Nagustuhan, so doon kami una nag-connect ni Allison, gumawa kami ng GC, tapos pinasa niya yung Polaroid. Tapos okay. Doon na nagsimula, tapos nagkaroon kami ng gigs sa Cubao Expo, mga ganun. Uh-huh. Eh alam mo naman doon. Anong year to? Mga 2018, early 2018. THE ba to? Ha? THE yung gig, hindi. Basta Expo lang. Ano yun? Today X Future ba yun? Ah, nasa Today X Future kayo. Oo, okay. Mga ganun. Tapos, asan ba ako? Nandun doon. Nandun ako. Sa kumura ako. Sa gig nyo, after ng Polaroid. parang napakinggan din ni Allison yung ano, yung mga craft ko, yung mga sample pa, yung mga Shilo Dynasty pa. So, natuwa rin siya. This is the before the Kiyo now. Before Urong na. Before Urong Sulong. Tapos napagpasya namin na, uy, collab tayo. Tapos may pinasya sa akin. Yun na yun, yung beat na agad ng Urong Sulong. So, pasa-pasa lang to ah. Hindi pa kami nakikita masyado nung kasi na taga Batangas siya. Oo nga, layo. Yun. Alam mo, kahit naman pag nagigig tayo, di ba? Oo, di ba? Layo. Asan na siya? Di ba? Traffic pa sa south. Okay. Pero yun, sinulat ko yung Urong Sulong ng pagkapasa niya. Siyempre, excited ako kasi nakaka... pressure din kasi first time ko makamit ng ito totoong artisto. Oo. For a living, ito yung ginagawa niya. Gumagawa siya ng beat. Estudyante pa ako nun eh. Oo. Nag-record ako nun, nakalive ako sa Facebook, nakasave pa sa akin. Talaga? Yung lapat ko mismo ng Urong Sulong, tangina mo nga pa akong schoolboy nun, men. Oo. Mas payat ka pa dyan. Basically lang buko nun, mga 2x3 pa. Mga ganun kasi, di ba? Student life. Pero yun, record ko yung Urong Sulong, may ano pa. May, anong tawag dito? Estudyante pa ako nun. Mm-hmm. And, nakalive pa ako sa Facebook. Yun yung nakakatawa. Nilive mo habang nire-record mo? Oo. Kasi, alam mo, na mag-ano siya? May feeling ka sa song? O bakit mo siya nire-record? Bakit mo siya nilive? Ang ganda kasi yung vibe ng kanta na yun eh. Okay. Para sa akin, nung mga panahon na yun. So, gusto ko agad siya i-share. Siyempre, mga maliit na artist pa lang ako. Nauna pa sa unrelease yun, recording pa lang. Wala pa akong paki sa leak nun, di ba? Oh, hindi ka pa para i-leak. Yes. So, ikaw nag-leak sa sarili mo. Man. So, parang sinishare genius. Ko lang. Sinishare ko lang. Tapos, pinapanood ko siya noong nakaraan. Ito ako. Okay. Okay, share ko ulit. So, panoorin niyo. Talaga, yung lapat ko, yun ang mission. Okay, sige. Fast forward. Lumabas yung song. Lumabas yung song, August. Mm-hmm. Ginawa namin yung Polaroid, mga March eh. Lumabas yung... After 5 months. August. Yun. Tapos, slow start siya. So, pumutok hindi siya na-pick up kagad. Oh, man. Naghabol siya siguro mga November tsaka December. Mm-hmm. Kasi nag-wish kami. Oo. Yun na yun. Wala pang tiktok nito guys ha. Yung tiktok nito hindi pa tinitiktok yung mga kanta. Oo, hindi pa this masyado. Is talagang YouTube and Spotify streams pa talaga to. Ito pa yung mga usong mag-post ng kanta mismo sa Facebook. Oo. Yung pa yung mga era na... Oo, yung mga 3-minuter, 2-minuter na snippets ng song. Usong-uso pa lo-fi nun, men. Tapos kasabayan ko nun sila Isaac. Sila Horsey, sila Poison 'yon. Tapos mga lo-fi 'yon, mga uso nung tas kapag gumawa. Ito yung mga bedroom beats. Diba? Bedroom music. Parang feeling ko ito na yung start ng mga marami nang nag-post ng mga kanta sa sarili ng profile tas uso yung mga share local sa unorthodox. Unorthodox yun, of course. Yung mga era na 'yon. Doon pumutok yung Urong Sulong yung mga era na 'yon. Dahil din sa Facebook, free platform. Yes. Oh. Shoutouts din sa mga ganyan, sa mga page na tama. Ano, may mga whack na page, yung mga pinag-aaway yung artist. May mga whack na, yung, alam mo, hindi naman kailangan i-share kasi masama nga. Good vibes lang. Ang nasisira nyo yung hip-hop eh. Hindi naman dahil lang meron kayong click and engagement eh. Nasisira nyo yung eksena eh. Piliin nyo lang i-share nyo yung pwede consume ng tao na makakabuti ng buhay nila.
Hindi yung mga... Anyways. So, yun. Shoutout sa kanila kasi sinishare nila. Marketing sila ng eksena. Kaya napipick up ng mga malalaking ano eh, ng malalaking network tsaka ng mga malalaking radio stations eh. Mga manager na ano, di ba? May mga naka-discover sa kanila, Nakikita sila ng mga management. Through social media. Dun sa platform na yun, di ba? Oh, so shoutout sa kanila. Anyways, nung pumutok na siya. Siyempre, urong-sulong yun sa, ano, sa main bus eh. Sa Wish. So, tol, ang laki ng ganda ng angas. Doon ko na rin. Angas ang forma mo. Okay lang lahat yun, man. Yeah, talaga? Talaga okay ba? Okay lang lahat yun. Okay lang ako, man. Pero ang ganda ng ano mo. Anyways. Doon ko na-realize na medyo seryoso na yun na nag-wish ako. Kasi parang may mga ano na. Alam mo yun, may mga nag-aabang talaga dun sa pagpe-performan. Tapos may mga placard pa sila, man. Mm. Eh, di ba kapag... Anakan mo ko, Kiyo. May ganun. May ganun. Pero mga malalaki talaga na parang nag-drawing pa sila, nagliletter sila. May mga fan arts. May nagbibigay ng letters. Mm-hmm. So, actually, nag-perform, nag-talk ako sa isang gig. Nakita ko si Melvin Dave na aganyan din. Kuya Dog, notice me na aganun. De, joke lang. De, so, love yan. Okay. sige. So, yun. Medyo, alam mo yun, yung feeling na, okay, so parang ibang level pala to, man. Ang, doon mo na nalaman na may fan base ka na. Oo, doon ko nalaman na may fan base na ako. Sorry. Oh, may panlasa ka naman, Tol. Meron naman, bro. Okay. Hindi. Parang cheeseburger. Safe tayo lahat. Anyways, anong ano nun? Anong conversation niyo ni Allison after that? Like, nung alam niyong may something na about the song. Paano yung, pre, siyempre may ganung moment, internal, pasilip naman, kwento mo yan. Konti. Ito yung tanong niyan, gagawin ba ng music video o hindi? Oh, shit, yeah. Kulay ng urong sulong, pink. Pink, or yeah. Violet. Yeah, yeah, pink and violet, shiny, yes. Shiny, ganun, mga glittery, ganun, mga ganun. Nagsasayaw. May mga kanta na hindi na dapat gawa ng music video. May mga kanta na dapat pang lyrics video lang para sa akin. Katulad ng urong sulong, hindi na namin ginawa ng music video. Bakit? Kasi sobrang relatable niya na gusto namin yung tao na mismo yung mag-drawing ng sariling visuals. Oh, parang pag napakinggan mo to, anong experience mo na malapit dito? Sino yung naaalala mo? Wow. So ayoko na sirain ng love story mismo sa music video na ay ganito yung story ng kanta na yan eh. So mawawala na yung personal experience mo sa kanta. Kaya hindi na namin siya ginawa ng music video. Ang galing nun. So hindi la... Yun yung unang pinag-usapan namin kung gagawin ba talaga namin ng ano, ano next step para ganun. Kulang ba tayo ulit? Okay. Ganun. So, nagkasundo kayo na ganun. Wag natin bigyan ng painting or ng idea yung tao kung ano ba dapat yung ma-feel nila sa urong sulong because they need to feel it out of their own emotions. Yes. That's very nice. Kaya feeling kong, ayun, connection, di ba? Auto-connect. Kiyo, 2020. Ang galing! Di ba? Paano naman sa'yo yung mga pang-lyric video lang? Paano naman pag ganun? Pang-lyric video lang? Ayun, yung... Hindi lang ha. Ibig ko sabihin kasi nga, syempre may full prod music video, may lyric video, meron namang visuals lang. So, pag-lyric video naman, ano naman ang ibig mong... ano naman nun? Parang kapag lyric video kasi parang mas paliwanag. Gusto mo... ma-emphasize kung ano yung sinasabi mo. Okay. Kesa sa mismong visuals. May kanta akong gawa na hindi siya kompleto pag walang music video. Okay, may ganun. May kapit siya. Parang siyang may ganun. So, hindi pwedeng wala. Drawing, kulay. Kulay. Painting yon. Yes. Music video yon. May kanta ka naman na hindi na. Kailangan mo lang i-digest ano sasabihin. Parang ganun. Lyric video. Yes. You just need to punch the lines. Or, depende pa rin sa satisfaction ng ano eh. Kumari sa akin, di ba, uro sulong. Hindi namin nilagyan, parang... Depende rin sa mismong substance nung kanta eh. Mm-mm. Kung kailangan ba ng... Kung sila na ba bahala doon mag-visualize or kailangan natin sila tulungan. Yun yung mga art form... Feeling ko naiiba siya kapag ano, kapag may personal song ako na ako lang nakakaintindi, kailangan ko lagyan ng sarili kong music video talaga. Para makita nila kung ano yung ibig ko sabihin. Siguro ganun. Oh, hindi. Nag-gets kita. I get the narrative. That you put out content for everybody to listen to, pero at the same time, you still wanna hear yourself out. Like, that's for you. It's for you to enjoy. I don't wanna paint any picture in your mind
kung paano mo siya kinonsume, ganun mo siya i-feel. And this is, I need to explain myself more, that's why I have a lyrics on it. Yes. And ito naman, full video, ito yung gusto kong ipakita, ito yung gusto ko kung ano. Kapag gusto mo pareho, di ba? Lagyan mo ng music video, lagyan mo rin ng lyrics video, pwede naman yun. Oo, multiple content. Tsaka hindi, ang gagaling na rin ng iba, may mga tao na gumagawa na ng parang sarili nilang sketch ng video ng music. Mm-hmm. Ibang klaseng ano rin yun, ideas din yun. Pero syempre, minsan, hindi nag-a-align sa kung ano yung gusto ng artist, kung paano niya ginawa gawa yung music. Gawa lang na gawa, di ba? Pero okay lang, di ba? Okay lang. Gawa. Kasi ine-express mo lang yung art form mo eh. Tsaka steps yan, baby steps yan. Oo din. Ano yan eh, parang hagdan lang yan eh. If you don't take it, you'll never get to the next level. Same with gaming. RPG, or kung ano man. Di ba, bago ka't lumakas, kailangan mo makuha yung experience. Skills. Basics. Oo. Boom, level up. Boom, level up. They'll start ka sa 0 to 99 to 100, level boom, up. Boom, level up. Di ba? Oo din. Anong type ng music video yung ikaw, bigyan mo kami ng silip, na-visualize mo music video. Walang kanta, walang involved na kanta muna. Ibahin natin yung para hindi sila mabigyan ng ano. Okay, ng ano. Bigyan mo lang ng idea kung paanong music video yung ideal for you. Ideal na music video para sa akin? Oo. Gusto ko kasi nakared eh. Ito, sinikam ba, talaga? Oo, man. Gusto ko yung makarating sa point na yun. Nag-ipon ako para doon. Siguro yung goal ko. Ang hirap kaya mag-red. Walang focus. Alam mo kasi, meron kang focus puller. Ikaw, di ba, nagsushoot ka? Alam mo yung feeling ng full frame cinematic kesa sa crap lang. Iba yung utak niya, no? To the highest quality. Possible. Kasi gusto mo lang sabihin na kaya naman eh. Oo. Kung ano yung ginamit ng mga Korean superstars ngayon na camera, ganun yung gusto mong gamit sa'yo. Siguro. Makakaipon, di ba? I mean, baby steps. Tapos bibili ako ng kumari red, bibili ako red. Ideal kong music video kasi cinematic. Mm-hmm. Kailangan may... Kasi ngayon, di ba, pandemic, bumili ako ng, bago mag-lockdown, bumili ako ng laptop, bumili ako ng drone, lahat. Kinumpleto ko muna lahat ng gamit ko sa prod. Daming pera ni Kiyo, guys. Hindi, hindi mo pinaghirapan mo yun eh. Oo. In-invest mo ulit sa business mo. Oo, in-invest ko ulit. Sa craft mo. Uy, kulang tayo ng gantong lens, kulang tayo ng ganto. Hindi na ako meron na. Oo. Para magawa mas magastos eh kapag magre-rent. Kasi magagawa mo yung ideal music video mo kapag may gamit ka na. I mean, hindi naman lagi. Hindi naman lagi. Pero ako gusto ko yung kung kaya ko abutin. Kukunin ko. Bakit hindi? Diba? Challenge mo sarili mo. Why not? Tsaka yung investment yun. Yung mga napapanood natin music video ng foreign acts, visual nila yun eh. Naisip nila gawin yun eh. Tsaka lahat sila cinematic na, men. Diba? Oh, so, kailangan natin i-introduce dito yung kailangan manormalize na yung ganito, men. Full prod type beat, no? Man, hindi na basta guerrilla, ano? Okay lang din naman yun. Hindi, no diba? Disrespect. Oh. Okay din yun. Walang problema doon. Pero what I'm trying to say is, kasi ganun na yung napapanood ng abroad eh. Tatalon tayo sa kanila eh. Diba? So, kailangan din natin mag-umangat para yung Pinoy natin doon, hindi nila sabihin na naiiwan yung Pilipinas. Ganun, men. Ganun yung long-term goal namin. May mga connect na kami. Ako, may mga rapper na gusto mag dito lang sa local. May mga rapper na gusto mag-west. Oo. Ako, gusto ko mag-Asia lang. May mga connect na ako sa Japan. May connect na ako sa Socor. Okay. Mga artist din, mga independent. Okay. So, anytime pwede mag-tour as long as magawa yung mga plano. Yes. Step by step. Oo. Pero may abang. Gawin na natin ahead. International. Connect, no? Oo. Actually, yan yung gusto ko eh. Kasi madali lang mag-Southeast Asia tour eh. Kasi you just need a couple of producers, ganun. Pero okay din, no? Kasi kita mo naman yung mga artist galing Indonesia. Kumunik, lumipad ng West, di ba? Tapos popin sila dito. Tama, di ba? So, hindi imposible kasi, kahit saan nga may Pilipino eh. Kahit saan bansa. And English-speaking country tayo. You don't need to speak English in your music for them to understand you. Bakit yung mga nakikinig ng K-pop? Bakit ba sobrang LSS sila sa K-pop, di ba? May mga ganun. May mga formula production din sa ganun eh. Production diba? Value, hindi lang basta yung lyrics. Oo, and at the same time, yung visual entertainment, yung visual consumption mo, maganda. I mean, makikita mo na pinrod talaga. Yun yung ano, pinag-isipan. Yes. Para
ma-introduce sa kanila ng sa audience doon naman. Pero siyempre, yung paggawa ng videos, sunod-sunod, internet money rin yan. Content din yan. Relevance din yan. Iris, ang hirap din yan. Kailangan mo ibenta yun. Kunwari, may isang content ka, kailangan mo himayin yun, di ba? Oo. Kailangan mo expand yun. Oo, kailangan, hindi lang yun matatapos doon. Intro, outro, hindi yun doon. Meron yung explanation, everything, every little detail of it. Yes. I get that. But at the same time, I respect also the consistency, di ba? Nandoon din yun. Pero ikaw, gusto mo naman talagang yung production values nando doon. Yung tipong pwede pang mix, pwede pang higit pa MTV, Asia. Alam mo yon yung lalabas sa ganun? Actually, yung quality lang na output, pero gusto kong effort, yung simple lang, katulad sa ikaw lang. Alam mo yun, yung parang may gamit ka na ano, na camera, pero ang goal mo lang doon, punta kayo yung mga tropa mo, magte-trip lang kayo, yun na yung mismo yung music video. So basic, simple, pero you want advanced equipment. Yes. Okay, gets. Yes, gets, yes, gets, yes. Gets. Okay yun, ha? Okay yun, hindi mo ginawang komplikado yung paggawa ng video, pero if you know, you know. Alam ng creatives, alam ng may alam sa digital, na, uy, grabe yung lente na ginamit dito. Grabe yung transition. Grabe paano makukuha yun? Kasi 4K, yes. Kasi 8K yung kuha. Kaya nakrap ng ganun. Tsaka siguro mas naging uhaw lang siguro ako sa mas mga gandang quality na camera kasi yun talaga hilig ko. Oh, din. Hindi rin. Tsaka syempre, Japan ang type beat. Advance. Man, diba? Advance. Ando doon ka sa ganong peg. Minsan ba gusto mo maging si Naruto? Minsan. Paggabi. Pag marami akong kumain ramen, Naruto. Ramen talaga, no? Oh, so, yeah. I mean, I appreciate that. Who doesn't like a good quality? Yes. Kung afford nating lahat, yun ang gusto nating lahat. But the end of the day, we are in a third world country, so you adjust in your own preferences. At the same time, you adjust in your environment hanggang sa maging afford mo na. Tama. Tapos, galing lang. Kapag na-present mo lang maayos yun, manonormalize lahat, magiging may influence. Ganun na. Ganun na. Nalala ko nga nung umabot sa point na lahat. Melvs, did you remember the times that everyone in semi-mainstream, semi-underground type, everyone is using Sony already because of its 4K capability. They don't want the grainy 720 effects anymore. They want the full frame. You remember that times? That transition? When every photographer of a local brand uses Sony and every... Because they're trying to normalize it. And what's next? Cinecam, Blackmagic, Red, Arri. That's the next. That's what they use abroad. Tsaka ang sarap panoorin sa big screen nun, tol. Diba? Oo din. Yun din kasi, tol, yun yung goal, di ba? If you're an artist, you wanna see yourself in EDSA playing in that big billboard. Why? Because a big liquor brand, a big shoe brand, a big business invested in you because of your music. And then you see yourself in that fucking billboard and the quality ain't shit. Because there's a lot of people to see, di ba? Pero yun nga, magsa-start ka nga. Little by little. Sabi nga ni Grada Great, hanggat nahihirapan ka pa, hindi pa yun. Hindi pa yun. Nasa umpisa ka pa lang. Ang galing. Kaya sisipagan mo pa. That's very inspiring. Diba? Tol, yun yung message nun eh, no? No, man. Yun lang yung goal mo. Oh, man. Kapag, alam mo yun, abot lang na abot hanggang sa wala nang maabot, parang ganun. Kami tuloy lang ng tuloy, man. Kami nga ngayon dito ni Lamar, ang goal lang namin, S3 eh. Para hindi na namin nire-reset yung camera eh. Alam mo ba bakit goal ko red? Oh. Mga cinematic. Oh. Para pwede pa rin. Oo din. Isang araw, di ba? Hindi, alam mo, totoo, pag may gamit ka, kami ni Mels, minsan, kuya dog, pero ang camera mo, kasabay, magwa-wire transfer ng 7,000. Ay, let's go. Solid! Di ba? Di ba? Ganun lang. Ganun lang. Tsaka, pero dito ginagamit ko lang siya pang ganito, pang kulit. Kasi nga, investment, yung drone mo, pwede mo iparent. Pwede. Camera mo, ilaw mo, ilaw namin dito, ilaw, smoke diba? Machine. Meron kami mga smoke machine dito, pang music video. Pag dumating yung araw na may iba na kailangan, di ba? Oh, yan o, duet. Same, pagka bumili ka ng van, halimbawa, gagamitin mo siya as family, may van, blah, blah, blah. Pero, ako, kaya ko rin goal magka-van, para pag-event, hindi na ako nagre-rent sa iba. Ano ipapasok ko kay mayor? Ano ipapasok ko kay congressman? Oh, may event ako dyan, kukunin mo artista ito, kunin mo artist ito. Bayad ka sa van. Pero van ko yun. Oo, di ba? Pero gamit mo rin. Oh, okay. So, yun yung business side of the business. Yes, sir. It's not just investing
things for yourself and for your own craft. It's also investing to something that you can lend to someone and make money out of it. And out of it, yeah, make money out of it and then multiply it and make your life easier. Yes. Like getting the right equipments for the vision that you have. Katulad yung tito ko, cameraman, may, siyempre cameraman siya. Magre-run sa kanya, may audio setup siya. So yung mga pang mic, mga ganun, may ganun siya. So kapag may cameraman siya, may lapel na rin siya. Pwede siya mag-introduce na, oh, gusto yung audio, sa akin kukuha, or lights. Kompleto na, one-stop shop. Double. Oh, corner market. Hindi ka lang camera, man. May side hustle ka pa na nirenta nila. Nice, nice. Kasi bago talaga sa music, sa film side talaga ako. So, oo din. Doon kayo na, ano. Shoutouts to CMB Films. Nirerenta namin yung mga ilaw-ilaw namin. Yung mga dali na kailangan namin. Mga lapel. Lahat, man! Smoke machine. Let's go. Eh, pag smoke machine, meron naman kami dyan, siyempre, sa Rest Day Studios. Ano pa ba? Ah, meron pa kami. May mahihiraman din ako ng drone. Mga backdrop, di ba? Iba rin yun, oo. May green screen ako. May mga bantela, ganun. Kompleto, kinukompleto ko talaga. Para kapag... Solid, no? Times, kailangan. Pero yun, nakita nyo ba yung picture na nag-viral? Ano na parang 10 years ago, there's a chopper or a helicopter with a cameraman on it. And then 10 years drone after, na. Drone na lang. Wala nang helicopter, wala nang camera, di ba? Nag-a-advance yung sitwasyon. So, kailangan natin mag-adapt. Keep up. Nice. Keep up ng keep up. Kaling. Tol, 21 ka lang. Ewan ko. Tangina. Ako lang, boss. Ang 21 ako, ano-ano iniisip ko eh. Pero sarap doon, di ba? Hindi, totoo. So, hindi mo siya tinignan as gastos. Tinignan mo siya as investment. Oh. Nung namili ka ng gamit before kasi, the lockdown. Oo, kasi before pa music, ang pinagkukunan ko talaga, nag-shoot ako debut wedding. Shoot ako mga events, mga corporate. Oo, may corporate gigs ka. Oo. As a creative. Oo. So, before becoming a music artist, you're a creative. Oo, bago ako magseryoso sa music. Kaling. Talagang ginagawa ko. Kaya... inaalalayan ko pa rin yung part na yun habang dito kasi nagagawa ko siya at the same time sa music video. So alam mo, yung business side ng rental ng camera, ng ano. Kasi pag may gusto kang wedding, syempre isasama mo sa quote, sa debut, isasama mo sa quote yung rentals ng camera kasi you want it to be like that. Yes. Tsaka syempre, yung gamit. Maganda camera mo, mas okay yung kliyente. Oo. Tsaka mas mahal ang singil. Oo. Di ba? Nagamit po pa. Oo nga. Investment talaga. Napunta tayo bigla sa visuals. Napunta tayo sa business. Let's go. Oh, let's go. Hindi, totoo naman. Ganun diba? Talaga hassle. Wala namang masama dun eh. So, kung kailangan nyo ng prod team, alam nyo na TMP Productions, yeah. Kaya natin lahat yan kahit ano. Gusto nyo ako mag-direct ng music video nyo, pwede naman. Pwede din, diba? Kiyo. TMP mag-shoot. Oh, let's go. No problem. Diba? Speaking of music videos, by the time na napanood nyo to, alam nyo na. Ayoko na sabihin, nalilito na ako sa mga dates. Anyways, kamusta yung ano, tol? Balikan natin yung buhay quarantine. Anong realization sa'yo ng COVID? Importante yung buhay, man. No? Ayun yung naisip ko agad. Na parang bawal ka magsayang talaga ng oras. Na parang kapag kinuha kasi sa'yo yung freedom ng biglaan sa'yo, parang anong plano mo? Paano ka mag-ano? Parang na-realize ko na kailangan mas maging handa. Kasi kahit gano'ng kaka-rockstar, stop bully, no? Kahit gano'ng kaka... Diba? Dati kaya mo mag-record araw-araw, biglang hindi ka pwede lumabas. Oo, man, diba? Parang bigla ka ganun. So ano rin siya? Realization din? Usap-usap sa sarili mo, diba? Parang, ano, may matututunan ka, parang isipin mo yung mga nangyari before to, ano yung mga hindi mo nagawa. Na ano yung dapat mong gawin pagtapos. Wow. Parang ganun. Kailangan mo magplano. Kaya yun nga, itong pandemic na to, nagplano lang kami na nagplano. Siguro may goal na kami hanggang 2025, ganun. Tangina, layo niya na, tol. 5 years na siya, ganun na siya kalayo. Hindi pa kami nagsisimula kasi hindi pa kami naglalabas masyado ng konti. Pero kapag naglabas na kami na ano, dire-direcho, excited lang ako ma-share din. Yung kakwentuhan ko kanina, bago ka dumating, nasa 2022 na yung plano niya. Talaga? Pero he is 3 years younger than you. Oh. Ikaw, 3 years older ka, pero 5 years na yung plano mo. Seryoso, bago ka dumating yung bisita ko kanina, nagkikwentuhan kami. Ganun din. Gusto niya na, nasa film na rin siya.
Inang galing ng life, 'di ba? Ang dami kasi pwedeng gawin, tol. Tas ikaw 18 siya, 21 ka, pero nasa 2025 ka, siya nasa 2022. Tang inang gagaling ng utak ng mga kaibigan ko. Bigyan kita sneak peek dun sa goal na. Okay, sige, 2025, ano? Culture yung pinag-uusapan na dito. Normal na dito yung parang sa ano, sa Japan na poporma ka kahit anong trip mo. Oo, parang ano, fashion week lagi. Dito hindi na brand yung usapan. Usapan na yung quality. Saan gawa yan? Leather ba yan? Mga ganun ba? Wool ba yan? Oo, men. Yung ganun na yung parang Paris type shit na dito, men. Dito kasi... Advanced, diba? Motherfucker. Shit! Tingin ko makukuha namin yung true fashion show. That's so, why Calicon is a music and fashion festival. Kasi medyo na... Yun, oh. Medyo nauna tapos, na rin tayo ng konti. Ayun, di ba? Yun pala. Oh. Tuloy lang natin yun, men. Hanggang yeah, manormalize yun. Oo. Hanggang sa pumunta kang gig. Ganun na. Oh, may ganun na. Forma mo, men. Di ba? Ah, Chanel, tol. Ay, putik. Pero, komplikado siya isipin ngayon. Oh. Pero pag na-normalize na rin na minahal natin yung eksena, sinuportahan natin yung artist, kumikita yung producers, lahat ng event aircon na. Unti-unti lang, men. Kasi ganun sa States, eh. Bubuo ka ng culture. Fuck. Panok. Maraming taon. Tang ina, tol. Sana araw-araw ko nasisilip ultak mo. Galing. Tapos, hindi, totoo. May, di ba, kunwari, may business ako, chains, ganito, ganyan. Mm. Ikaw, may business ka, clothing line. Mm. Pero same circle tayo, gawa tayo, fashion show. Pasok mo lahat yan. Damit so, mo, ako lahat sa accessories. Oh. Fuck! Kaya ko dalhin yung, ano mo, sige, kunin mo ako, gawa tayong event na ganito. Pang. Wala na lalabas, wala nang papasok. Nasa circle lang na yun. Buo na. Parang ganun, di ba? Doon magsisimula. And that's when other people from other country sees your work. Because you're doing it consistently and you're doing it. Kaya kailangan mo rin ng maganda equipment kasi maganda i-present sa ibang bansa kapag ganun, di ba? Tatalong ka talaga, man. It makes sense. Midnight thoughts. Oo din! Auto-connect, tol. Ang galing nun. Marami pa tayo pag-uusapan pagbalik nito. What's up, cyberspace? Maraming salamat sa panonood dito sa Dog Brock Radio. Sana nag-enjoy kayo at sana nakapulot kayo ng mga aral at values as much as I did nung ginawa ko yung interviews na to. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please do subscribe in this YouTube channel, Dog Brock TV. At mapapakinggan nyo lahat ng episodes ng podcast ko sa Anchor, sa Spotify, Google Podcast at lahat ng podcast and music digital streaming platforms around the globe. Maraming salamat again at balik na tayo sa episode. So yun, Kio, sobrang solid nun. I mean, we're at 100 plus minutes pa lang of the podcast and I've learned a lot here. So sana kayo rin na nanonood, na nakikinig, may napulot din kayo. Kung may napulot kayong aral, guys, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. I-share niyo to. Like niyo yung video, mag-post kayo ng comment. I-suggest kayo kung sino gusto niyo yung artist, creative, entrepreneur, professional ang gusto niyo makausap natin dito. Makakwentuhan natin. Gusto niyo silipin yung paano mag-create, paano mag-isip, makakausap natin, mas makikilala niyo sila sa episodes ng podcast ko. So yeah, salamat sa support. And going back, ang galing lang nung ganong klaseng from the Cinecam to being digital. Kasi nag-resonate lahat. Na kaya mo gustong gumawa ng, ito yung music mo, ito yung craft mo, i-connect mo sa iba na yun din yung craft, pero connected. Nag-auto-connect kayo. Tapos gagandahan mo yung equipments para maganda yung presentation, para mabenta mo ng mahal. Alam mo, totoo. Parang mataas yung value niya, di ba? Totoo din. Kasi kung ililibot mo siya sa abroad or kahit sa provinces lang of Manila, you want to present it really, really nice for them to buy it because they see the value on it. And you put the value on it. Sa'yo magsisimula lahat, eh, no? Yes. Ang galing kasi bago ka naging musician, visual artist ka na, eh. Oo. Tapos andudun ka pa sa business ng rentals dahil nga nasa film ka, nasa prod ka, nagsushoot kayo ng events and all this. I see that. It's something that people don't see about you every day. And I'm grateful that you get to share it here. Okay, kasi di rin ako masyadong pala-share, eh. Talagang ano lang ako,
alam mo yun, pag nakikipag-usap ako sa ibang tao, nanginginig pa nga ako. Yung mga ganun type beat. Pero diba, kahit saan tayo magkita, pag nagkwentuhan tayo, ano rin? Auto-connect. Auto-connect. Hindi diba? Totoo. Pagka nakikita ko sila sa gig, kahit hindi ako part ng event, andun lang ako to support. Pag nakita ko kayo, iba yung catch up eh. Parang na-excite tayo. Let's kasi go, alam natin yung maraming tayong gagawin. Let's go, di ba? May bread na naman. Let's go. Let's get it. Oo, din. Oo, din. Tapos yung, yun nga, yung kanina pinag-usapan na gig hopping. Yeah. Oh, tapos na kayo tumugtog. Tara, lipa tayo. Doon si ano, di ba? Kahit wala ka doon. Oo, kaya mauna sila. Si Alexis yung ganyan. Oh, man, lahat, si Mysterio Tol, kahit saan kami magpunta, he's fucking there, kahit bro. EG, oh, you know what it is. Shoutout sa Alexis Manuel. A-Crown. Nami-miss ko yung A-Crown days. A-Crown days? Yung A-Crown pa siya. Bago mag-miss, ano pa, no? Bago Mysterio, bago lahat. Sound trip ko yung ano niya. Yung Awesome Sperm Cell days niya. Oo, din. Yung meme rap. Yeah. Yeah. Naglabas siya ng album, nasa USB, nasa balat ng, nasa lalagyan ng Post Pro. Tapos yung Post Pro, nakalagay doon, Nutrition Facts. Nakalagay yung title ng mga songs. Pero sa Post Pro lang, na may USB. Na nasa USB, isang visual, tsaka ilang tracks. Tapos may kasamang dalawang bubblegum. How creative he is to do that. And he did an album launch in black market. Kapag gusto mo, di ba? Di ba? Regardless of the type of music, may balance eh. Well connected, kinonect niya yung sarili niya sa mga tao doon. Nagtanim siya ng magandang nag-invest siya ng magandang relationship. Nagawa niya yung gusto niya. Yun yung basically yung pinapaliwanag mo. Yes. Step by step. Marami lang talaga misunderstood, no? Oo. Feeling ko ano, well, syempre natuto rin ako sa mga mali ko, pero may paraan talaga, alam mo 'yun. Kailangan lang nilang maghanap, magtanong. Mas marami lang minsan yung iba excuse. Pero okay lang yun. Safe lang yun. Tuloy-tuloy. Kanya-kanyang trip. Diba? Pero ako, kung may share ako, kung trip mo rin, do it. Oo. Hindi, ayos lang. Di ba? Ayos lang. Okay. Sige. Balikan natin yung ano. Gusto kong pag-usapan natin yung ano, man. Yung ano? Yung fashion. Oh. Halimbawa yung local brands, advanced na. They're using, alam, kasi ngayon may mga brands na ma-advance na yung designs, man. Ma-advance na yung yes, creativity, totoo. Yung mga cut-in. Mararamdaman mo sa design nila yun, di ba? Oo. Mga, tsaka yung, ang sarap sa feeling na, alam mo yun, mas nagbibigyan na ng value yung mas local, yung local natin dito. Hindi na peke yung hindi tingin na, sa local. Yes, hindi na tayo pupunta dito para kumuha ng kick-off na ganito. Meron na tayong sarili natin. Yeah. Kilala tapos, na yung gantong brand, pero local brand talaga. Kasi alam mong kaya na nila makipagsabayan lalo na ngayon sa ibang bansa rin, di ba? Do it. Actually, ang dami na rin ano, documentaries ng mga successful brands, independent brands abroad, na pwede pagkuna ng ideas ng mga local brands. Hindi naman, diba? ibig sabihin na magnanakaw ka ng idea eh. Ibig sabihin, kaya rin naman sila nag-interview, kaya rin sila gumawa ng ganun documentation or documentary for to inspire people, and that's why we're doing also this type of content na hindi ibig sabihin gagayahin mo direkta kung ano na panood mo dito. Hindi, isipin mo kung ano yung para sa iyo, kasi sinasabi lang din ni Kiyo o kung sino mang guest ko kung ano yung para sa kanya, and that's their insights. Ang galing. Tsaka di ba kung maraming gumagawa, ibig sabihin healthy. Oo. I mean nag ako gusto ko dumami yung podcast sa Pilipinas, diba? Oh, yun nga eh, di ba? Kaya nga nandito rin ako para sumuporta, boss dogs. Let's go. Let's go. Parami ng parami yan. Salamat. Let's go. Salamat. Kasi, di ba? Kung nakasubscribe kayo kay Kiyo, subscribe kayo sa akin. Alam niya na. Para pagbalik niya dito, kakanta ka live pag bumalik ka dito. Pwede naman. Pwede naman mag-record na may kasamang beat. Oo naman. Kaya natin mag-record na may kasamang beat pagbalik mo. Let's go. Kasi hindi na kasya ngayon eh. Tsaka di ba, pinag-usapan natin kanina yung podcast, di ba? Ang sarap manood ng podcast kasi yung ini-engage mo yung audience na mag-isip. Facts. Makasama ka nila sa conversation na sa mga tao na nadaanan na yung mga tanong mo. Parang, parang kang mag-i-skip ka eh kapag nanonood ka ng podcast eh. So parang may initial input ka agad kapag napunta ka naman sa sitwasyon na ganun. So masarap pakinig. So, kung nanonood ka ngayon, healthy yan. oo nga. Yung laging sumusuporta sa atin, syempre. Salamat kasi you get values in these conversations. Because I'm not just doing it
to for that ads or for whatever, whatnot. I'm doing it also because I learn a lot from these conversations. I don't know this guy. I'm getting gigs for him. But I don't know him on this personal level until today. Na nakita ko. Kasi pag nakita kami, hindi mo na mapag-uusapan, no? Paano na buo yung urong sulong? It's not like that. Pag nakita kami, oh, kamusta ka? Saan ka galing? Traffic ba tol? Anong oras tugtog mo? Sino kasama mo? Saan tayo mamaya? Ganun kami. As in, we talk as friends. Pero this type of conversations, gem to for me. Na I wanna watch till I get old. And to be sharing this with you, at kayo na nakaka-appreciate, thankful ako. Si Kiyo rin, marami siyang gustong i-share. Walang yeah. avenue tol eh. Di ba yung kwento, hindi mo naman pwedeng gawing kanta lahat. Oo, oh, man. Kaya ang sarap din mag-share, ganto. Di ba? Mag-ganto. No, wala kang... Tsaka, ito yung natural na collab. Oo din. Di ba? So ako yung pinakamaraming collab? Oo, man. Ako yung may pinakamaraming collab? Tsaka yung pinaka-natural, kasi hindi mo naman pag-uusapan eh. Yung mismo walang script, walang kinakat, walang ini-edit. Ano ba yung collaboration? Connect. Oo. Di ba? Auto-connect na naman. Ano ba? Oh. Hindi na pa tayo dun eh. Hindi na pa tayo dun eh. Pag di mo tinit yan, maiiwan ka. Sige ka. Diba, tag mo kami ha. Di ba? Ang sarap sa pakiramdam din ng ganito. Oh, tapos tol, ano? Nakakaano siya. Therapeutic kasi yung gantong klaseng usapan. Actually, kahit naman hindi recorded, pag nakipag-usapan ka on a deeper level, minsan di mo napapansin yung oras. Ang dami niyong sinishare na idea kasi ikaw na nourish yung utak mo, na nurture yung ideas mo. Tama ba 'yung mga ginamit kong words? Basta ganun. Google. Na-absorb mo. And then at the same time you're giving away values also, yes, that he can relate and he yun. Can be better because of it. And these are the types of conversations na kahit balikan natin, hindi maluluma. Maliluma. These are the types of conversations na kahit 10, 20, 15 years from now, pag pinanood mo, maalala lang natin. Ito tayo dati! History! Di ba? Yeah. Paano kung yung mga pinag-usapan natin dito in the next few years, mangyari talaga? Ang sarap panoorin. Hindi talaga namin ititigil yung Calyacon, man. Mawala lang tong COVID. Gagawin talaga namin yun. Ready na kami dun, man eh. Wasak na, di ba? Nakita mo na yung paghahanda natin, di ba? Shit! Ang dami kong biniling mga dami namin biniling mga ticket galing sa mga artist sa Davao tsaka sa Palawan. Tapos okay lang 'yun. Lahat may perfect. Sabi ng universe, sabi ni Mos High, may perfect timing para sa lahat. Naalala ko yung mga artist nung in-invite ko sila, tol, gusto kita mag-perform. Gusto namin kayo doon. Sobrang saya ng lahat na looking forward to that and then someone ate a rat in their country. And there's a virus. Charan. Pero, lahat nga naman may dahilan. Hintayin so, natin yan. Oh, kaya kayo, you have to be safe, you have to take care of yourself, you have to take care of your families, you have to take care of your health, boost your immune system, and pag bumalik na lahat, ready tayo pumalag. Gaya ni Kiyo, gumagawa lang siya ng plano, gumagawa lang siya ng steps, pag pwede na, pag kaya na, execute. Napapanahon na, no? Diba? Oo. Right timing. Do you meditate? Siguro kapag gigising ako, upo lang ako sa labas sa terrace. 5 minutes ako dun. Walang cellphone, man. Walang cellphone? Tingin lang ako sa taas. Papakinggan mo lang yung mga kuliglig, yung mga hangin, yung natural sounds. Pag nasa nabotas yung tricycle. Pero yun, pero... Yun na yun sa'yo. Actually, wala namang talagang... ang for those who's asking also, no, why do I ask my guests? Kasi sa comment, nagbabasa ako. Di ba may time pa ako magbasa? Nababasa ko yung lahat. Sinasabi nila, paano ba mag-meditate? Ang dami sa Google. Dami sa YouTube. How to meditate. Iba-iba. Actually, basically, meditation or meditating is doing nothing. It's just letting everything. Natural thoughts, natural... Bitawan mo lang. Oh, yun. Wala. Wala cellphone. Wala kayo niisip. Ganun. Tapos yun. Kagisi mo na, hikab ka, labas ka, ganun ka. Meditate na yun para Muni-muni. Yes, muni-muni. Exactly. May kanta ako tungkol dun. Oo. Pakinggan nyo yun. Pakinggan mo yun. Lalabas pa lang. Abangan nyo yun. Di ba? Ang sarap lang. Kapag may time ka sa sarili mo. Di ba? Ano sa'yo yung ano? Ano sa'yo yung music? Ano tingin mong music mo? 5 years from now. Pag nandoon na tayo sa 5 years from now na sinilip mo. Same na tunog?
ibang tunog, di mo masabi? Actually, hindi ko pa masabi kasi hanggang ngayon hindi ko pa tapos yung album ko. Oh, pero sabagay. Kapag natapos ko yung album ko, siguro magkakaroon na ako ng insight or magkakaroon ako ng, alam mo yun? Oo, vision. Ng vision kung ano yun. Pero, tingin ko, gusto ko mag-trap mga ganun. Gusto ko talagang maano. Pero, hindi pa naman ako lalabas sa love, mga ano, kasi dun pa rin yung connection. Lover boy gay? Oo, men. Wholesome lang ako, men. Diba? Uh-huh. Pero, as of now, tingin ko wala pa naman. Hindi ko pa naman nakikita. Pero, tingin ko mag-expand. Mm-mm. Hindi lang siya music. May film na. Ano talaga? As in, as a brand? Media. As a brand. Media. New media. Yeah. It's very good. Actually, lately, I get to ask myself, am I an artist of new media? Because I've never, I'm doing this for other people before. I'm blowing up other socials. I'm doing other people's socials, YouTube, and this and that. And I'm running marketing and campaigns and doing this and having tours abroad. Ikaw yung nasa likod, no? But I never did it for myself until now. Until the pandemic. Until I did Dog Broke Radio. And all of this, 2 years, a year and a half ago, I was telling Melvin lang what I want. I want a mic, I want a system, I want a table, and I want to talk. And it's recorded, and now it's happening. This is 14, 15 episode, I don't know. Diba? Consistent, no? Solid. Pag nagawa mo yung gusto mo. Sarap! Sarap. May same akong experience dyan, eh. Paano? Kasi, di ba, dati nag-shoot ako, yung trabaho ko. Mm-hmm. Nag-edit ako ng commercial ng manok. Okay. Paano manok? Sabong? Pritong manok? Commercial, pagkain ng manok, ganun. Ah, food na manok, okay. Ilang second ba commercial? 1 minute lang. Oo. Nauubos yung isang buwan ko, hindi ko natatapos yun. Yung 60 second? Yun. Kasi hindi ko gusto yung ine-edit ko. Though, I love editing. You don't like that particular subject, the particular parang work. Parang hindi ako para dito. Parang hindi ako para gumawa ng debut. Parang hindi ako para gumawa ng ito. Doon ko na-realize na, kailangan ko gawan yung sarili ko ng ganito. Gusto ko ako highlight. Yeah. So parang, I get that. Yung doon ginawa ko yung part na yun, parang ang sarap sa feeling, parang lalo ko na uhaw ba. Oo. Kasi parang iniisip ko lang yung editing dati hanggang tumagal. Gagawin ko to parang 8-9 hours work. Parang ganun ba? Pero nung nagawa ko yung para sa sarili ko, parang mas naging fulfilling siya. Kaya ang sarap niya mag-edit, ang sarap niya gumalaw. Sa akin ginawa naman, ko na para sa sarili ko. Ang galing, sa akin naman, hindi naman dahil gusto kong sumikat or whatever. I mean, I don't wanna be hypocrite here. But, meron din akong gustong gawin na hindi ko nagagawa sa ibang tao. Tama. Hindi niya ginagawa yung gusto ko eh. Hindi niya kaya or hindi niya alam paano. Ako na lang gagawa. Oo, man. Hanggang sa na-enjoy mo na siya. Kaya kayo guys, kung may frustrations kayo, sundin nyo. Baka doon nyo mahanap yung happiness. Kung ligaw kayo, di ba? Kung ligaw sila, hindi nila alam saan papunta, hindi nila alam anong gagawin. Live the moment. Bitawan mo lahat. Punta ka doon sa isa na gusto mong gawin ever since. Pumili ka ng isa. Ano bang gusto mong gawin palagi? Tsaka pwede mo naman try lahat at the same time kung saan ka mag... Saan mag-work? Saan ka magpupunt, di ba? O, tama. Ano mag-work sa'yo? Ano mag-work sa'yo? Ano click? Diba? Wari ako. Na-champoan ko sa music ako nag-start. Hanap ako ng paraan para mapasok ko naman yung filming doon. Very good. Galamay lang. Ganun. Oo din. Di ba? Okay, so, dami na natin na pag-uusapan. Tol! Ang sarap mo mag-uusap, Mol. Pwede ba natin ituloy ito ng hindi na recorded? Parang pwede mas masaya, di ba? Diba? Pero salamat sa mga sumama sa amin sa dalawang oras. Dalawang oras na yun? Dalawang oras na. Dalawang oras na ba? Dalawang oras na tayo? What the fuck? Diba? Masarap makipag-uusap, man. Then, na-miss kita. Kasi miss kita, the pandemic, man. Ngayon lang naging safe para sa atin magkita at mag-travel. Siyempre, we're taking care of ourselves, yes, of our families. May takot pa rin tayo, boss. Yes, dapat lang. Tsaka nandito ka dahil may work. At salamat dahil 3 days ago, minessage ako, Kuya Dog, antayin mo ako! Sabi niya, akala niya, di ba? Antayin mo ako! Tapos may errand siya dito, may business trip siya sa Manila. And then, I went. Before that, nagpakulay ka ng buhok. Oo, bagong pumunta dito. Diba? Dapat kaya bukas pa tayo, di ba? Oo, dapat bukas pa talaga. Oo, pero ngayon sabi ko,
Gina. Duweta pala eh. Oh, Let's go. Kasi pabor din sa akin kasi mas maraming oras ang mas save ko. Sabi mo, hindi ka nagpapagupit. Mabilis lang. Sabi mo, hindi ka nagpapagupit kasi yan yung kiyo. Simula nung humaba. Though, hindi naman siya reason, pero sumasabay siya. Oo, sumasabay. Yun nga. Yun yung haba nung karir nung Kiyo. Pero, 3 years. Ang ganda ng kulay mo ngayon. Sino gumawa niyan? Stop and Glow. Uy. Shoutout sa Stop and Glow. Sila Miss Cherry? Man, yun. Yeah. Sila Miss Cherry. Hi, Cherry. Check niya na. Stop and Glow. Yes. Meron silang branches sa... Grabe. Sa Greenwoods, tsaka sa... Man. Ano nga yung Greenwoods, tsaka... Sa Pasig, basta sa Pasig. Oh, green woods, low woods, basta ang daming woods eh. Daming woods. Oh, ayoko ng woods. So, yan. Ah, kakahuyan. Hindi, anyway, sobrang solid yan. They have massage, facial, mga hair treatment, diba? Basta ganun, solid sila. Sila okay. Gumawa niyan. Yes. Shout out to Cherry, alam mo na. Shout out to Rike. Siyempre. Si Boss Rike. Oo naman, love yun tol. Love yun, kapatid din yun. Galing na engineer nun. Grabe mga gamit nun. Ay guys, sabihin ko yung mga gamit eh. Yan yung pag, di ba? Di ba? Monitors, speaker, microphone nun. Newman tol, mahal mic nun. Pag nag-record ko dun, para kasi Jay-Z. Ganun mic ni Jay-Z. Kanye, ganun yung mic, di ba? Yan yung mga ano. Kasi gusto nila quality. Quality. Meron din. Pero kung ikaw, nagsisimula ka pa lang, yan palang kaya mo, huwag kang panghinaan ng loob. Galingan mo pa rin para dumating yung panahon na nakakatrabaho mo na yung iniidolo mo. Tas may preferences yan tol, tataas. Diba? Kaya na cellphone. Gusto mo iPhone 5 lang, masaya ka na. Pero pag may iPhone 10 ba, ayaw mo? Diba? Yun lang din yun. Tsaka yung unang gamit ko sa pag-record, yung sa mga Shiloh Dynasty. Yung mga unang songs mo. Unang songs ko. Mic lang namin sa karaoke yun, ginagamit pa ng mama ko kapag bibibideo kasi sila. Literal na yun yung so, ano. So yung connector no, walang mixer, directly plug sa ano, hanap ako ng yun ba yung converter. Mic? Oo. Doon ako agad. Tapos yung pop filter ko, stockings lang yun, men. Stockings. Pero bagong bili, ah, hindi yung gamit, ah. So yun, yung stockings ko, men. Walang excuse, no? Kung ano yung pwede. Oh. Tapos diretso na agad doon, walang mixer pang mix. Okay. Yung mic mo yung medyo may bengkong pa, yung nabagsak ng konti. May bukol pa, men. Tapos yung mix ko na gamit doon, kung ano pa yung turo sa akin ng pinsa ko noon. Tapos hanggang sa ngayon, natuto na ako maggamit ng FL, gamit ako na iba. Tapos gusto mo na bumili ng red camera. High quality pa. Tapos ngayon gusto niya na bumili ng almost 3 million pesos na camera. Ganun na yun. Ganun. Diba? Kiyo, maraming salamat. Pero bago ang lahat. Alam mo yun, bago lahat. Anong dream collab mo? Dream collab ko, man. Oo. International. Man. Kahit ano, dream ko lang. Bigyan mo ko isa. Brandon Urie. Yun talaga? Oo, man. Fuck. Lalim nun. Brandon Urie. Talagang simula pagkabata ako, pinapakinggan ko. Soundtrip na siya. Panic at the Disco. Lahat, man. Wow. Alamin niyo kung paano yun. Tapos nung artist na ako nun, oo. Wala pa akong pambiling ticket nun. Next time, makakapunta na ako. Kahit Ghost. Ngayon, kahit ngayon. Ghost lang. Oo din. Diba? Oo din. Wala lang. Ibang ano yun, no? Ibang, oo, man. Ibang motivation kapag meron ka nilulook after na gusto mong maging o gusto mong makatrabaho. Yun yung reward, eh. Sarap nun, man. Pero pag nakuha mo yun, hindi na yun yung endgame. Meron pang next. Meron pang bigger. I respect that. Socials mo, tol. IG, definitely not Kiyo. Twitter, Yukiro Rubio, and gaming page ko. Like nyo rin, may YouTube channel na rin ako sa gaming page, Gamer na Kiyo. And na Kiyo. Sa Facebook, Kiyo. And abangan nyo yung album ko. Though hindi siya album, ilalabas ko siya sa episode. So, nakikita nyo sa recent release. Wow. So yun, abangan nyo. Hindi ko na siya i-announce ng isang tracklist. Oo. Oh. Episode na lang. Sundan nila. Sundan nyo. Kwento. Abangan nyo. Panorin nyo. Namnamin nyo. Yeah. Yo, shoutouts nga pala kay Sandrino, kay Justin Dizon, kay Kel Pangilinan. Sa lahat ng mga sumusuporta sa atin, sobrang solid. Mac Visuals na sa London. Shoutouts sa mga tropa na laging nandiyan dyan. Sa inyo, ng mga nakasama namin sa premiere nito, na kanina pa nagko-comment, sobrang solid. Salamat sa mga nagko-comment lagi, nagsishare ng videos, nagla-like, importante yon, nag-subscribe. Sobrang solid nito, ng taong to. Importante to sa akin. Galing nito. Salamat, boss. Guys, kung gusto niyo mga gantong klaseng content, huwag niyo kalimutan mag-subscribe dito sa Dogbrok TV. This is Dogbrok Radio. Mapapakinggan niyo Spotify, Anchor Music, Apple Music, iTunes, at lahat ng podcast streaming platforms worldwide. Ang goal nito, maging number one podcast sa Pilipinas. Naniniwala ka?
Oh, bakit hindi? Diba? Ako to. Pag naniwala ka, kaya mo, man. Kaya yun. Walang imposible. Kung hindi man maging number one, kahit number two, okay na rin yun. Let's get it. Let's get it. Do it. Ano to, tol? This is something for myself and for everyone else that trusts and believes in me. Man, maraming salamat sa'yo, tol. I appreciate you, man. I love you, man. I love you, brother. Salamat. Let's work. After this, let's work. Tayo. We will work. Maraming salamat, guys. Kiyo, this has been Dog Brock, and this is Dog Brock Radio. Have a good vision. Hey, what is up, cyberspace? This is me, Kiyo, and you're watching Dog Brock TV.